saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa Maaksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo. Ang kakampi ng mga inaapiat ngayon po ay February 23. Ako po si Shari Roman at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon at mabuhay po, Idol Rapi Tulfo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Bakit po ganun ang aking pagbati? Araw-araw pag nandito ako, tuwina, sapagkat sa mga sulok ng mundo, may mga Pilipino. At ako po yung nagbibigay pugay sa kanila. Of course, syempre sa lahat ng ating mga manggagawang Pinoy, saludo po ako sa inyo. At ano meron, Sherry? Idol Rafi, 16 na mga magulang at 7 po na estudyante ang makakasama po natin sa studio. Okay. Sa pangunguna po ni Ma'am Vicky Pastorite. Okay. At Nati Love Sarmiento. At humihingi po ng tulong na makuha po yung grade 11 report cards po ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Hindi raw po kasi makapag-enroll yung mga bata sa kolehiyo dahil kulang nga po sa requirements. Ayun, pasok. Tuloy-tuloy. Ayun, pasok po. Ayan. Kayo po si Ma'am Nati. Mga estudyante at mga parents. Sige po. Anong eskwelahan to, Sherry? Anong school? Ang school po is yung St. Catherine Institute of Technology sa Malabon, gayon din po sa St. Judel Institute of Technology Valenzuela and St. Joseph Academy of Valenzuela. Ayun, okay, yung logo ng mga eskwelahan na binabanggit ni Sherry. Magandang hapon po mga parents kay Ma'am Good afternoon Vicky, po. Ma'am Nati Love. Yes po, good afternoon po. Et al. Okay, sinong unang magsalita? At kulang sa microphone. Sorry, anong pangalan niyo po, ma'am? Vicky po, sir. Ma'am Vicky. Sige, kayo ho muna magkwento. Ba't ho kayo nandito, ma'am? Kami po, sir, lumapit po rito sa inyo po, sir Rafi Tulfo, na matulungan po kami na makuha po yung card po ng mga anak namin kasi magtatapos na po yung entrance exam. Mm-hmm. Na hindi po makakapag-entrance exam yung mga anak namin hanggat wala pong grade 11 card. Bakit po grade 11? Kasi grade 11 card po yung hinahanap po sa mga schools po ng... grade 12 sila ngayon. Opo, grade 12 na po sila ngayon. Ang susunod niyan, magkakalis na sila. Opo, sir. So ngayon dun sa eskwelahan na pupuntahan nila, hinihingi yung grade 11 Opo, sir. Card. Bakit po na iniipit po yung grade 11 cards, ma'am? Hindi po binibigay yung mga grade 11 card namin kasi hindi para po sila nabibigyan po ng mga vouchers. Vouchers galing sa... Sa yung PayAct po, DepEd po. Ah, may programa yung DepEd. Mga subsidy po. Subsidy? Yes po. Para sa mga estudyante? Yes po. Grade 11 and 12. Okay. Senior high. Okay, gets ko na agad. So ibig sabihin, sila po ay naka-enrolled sa kanila mga eskwelahan ngayon, yes, na sa tulong ng subsidy ng DepEd. Opo. So may mga vouchers yan na binibigyan ng eskwelahan para sa mga estudyante. Yes po. So ang DepEd ang may problema rito, hindi pa na ibibigay yung mga vouchers doon sa eskwelahan. Kaya ang nangyari, sabi ng eskwelahan, no vouchers, no cards. Apo. Actually, sir, ganito po kasi. Ang Smarty po kasi, ang nagkaroon po kasi ng parang transition po sa different schools po. From Apo, Smarty, and then from St. Joseph, and ito then St. Michael. St. Jodel. Okay. There's a transition po eh. Pero ano po pinaka problema? Saan po nagkakaproblema? Bakit po yung card nila? Kasi sabi nga, narinig ko kanina kay Ma'am Vicky, wala pa yung voucher.
saan po manggagaling yung voucher? Di ba sa DepEd? Opo. Yes po. Kasi ang ganito po kasi, ang Smarty daw po ata, hindi pa po nababayaran. Kaya nga po, hindi mapapayaran ng voucher. Opo. Na saan po galing? Sa DepEd. Sa DepEd po. Kaya nga po. Opo. Ibig sabihin, DepEd po may problema. Opo. Ayun. Opo. Para hindi tayo maging komplikado. Opo. Mas magaling, ito na si Ma'am Vicky mag-explain. Mas maliwanag pa. So tama Vicky, napafollow kita eh. Opo. So, yung voucher na manggagaling sa DepEd, opo, bilang subsidy sa mga estudyante, doon sa pinag-enrollan nila sa eskwelahan, hindi pa nabibigyan ng DepEd. Bakit yes po delayed ang DepEd sa pag-release ng subsidy? Eh last year pa po yun. Yun nga po. Kasi naging komplikado dahil yun nga po yung issue po sir ng ISMATI, yung pinaka-root po talaga ng eskwela ng mga bata bago sila nalipat ng, na-designate sila sa tatlong school na mayroon daw pong violation. Kaya hindi na pa nabibigay yung mga vouchers ngayon. Yun ang reason ng DepEd. Okay, kasi tinatanong ko bakit delayed. So, dahil doon sa paglilipat-lipat. Opo. Sino po ang naglilipat-lipat sa kanila? Utos daw po ito ng SDO ng Malabon, sir, na ilipat ano sa tatlong school. Ano sabihin po ng SDO? School Divisions Office po. Ah, okay. Utos ng school division ng Malabon. Opo. Na sila ililipat-lipat. Opo. Pero itong paglipat-lipat ng SDO Malabon sa kanila, at ibang eskwelahan, ito ho ba'y naipaalam sa DepEd? Yun daw po yung ano nang ano sir, yung SDO po, bago po kasi malipat po itong mga bata sir, nagpa-meeting po yung SDO na ipinaalam sa aming mga magulang na ililipat po, na pinaano po kami yung parang assurance na wala pong magiging problema na ilipat tong mga estudyante ipag na matapos po. Kasi inilipat po sila sir, ano, bali natapos sila sa ISMATI third grading, fourth grading na po inilipat tong mga grade 11 na to. O nga po yan, kung nag-gets ko na. Kung yan po ang gusto mangyari ng SDO for whatever reason at purpose, meron sila. Pero sana man lang na impormahan yung DepEd. Kasi ang DepEd ay nagbibigay ng subsidy sa mga estudyante. Hindi tama? Na po namin alam kung, anong-ano nila sir. So dapat, kung meron pag-uusap sa SDO at saka DepEd, hindi sana nagkaganito. Opo. Diba? Sana on-time pag-release ng mga vouchers. Tama? Opo. Kausapin natin ngayon, dito ba kami problema sa St. Jude Institute? St. Jude din po. Sa Smarty, Smarty po. St. Michael. Saan ba tayo may problema? Ito po, yung si Miss Ruth Kuntapay, siya po yung president po ng St. Catherine Institute of Technology, kung saan po nag-aaral po yung mga bata. Ngayon. Opo. At saka yung St. Jude Institute po. Kaya nga tinatanong kanina, dito may problema din kayo kasi ito po ay mag-release ng card. Tsaka St. Joseph po. St. Joseph po. Okay, so tawagin din natin St. Joseph. Saan yung St. Joseph? Ringing po tayo, pero ito po yung dalawa, Idol Rafi. O, dito muna tayo sa ano muna, sa DepEd. Sige, taas nyo muna. Sige po, si Attorney Rama po. Yes. Po. Yes, si Attorney Rama ay sa Government Assistance and Subsidies Office. Yung gaso kung tawagin sa DepEd. Attorney Tara Rama, magandang hapon po, Attorney. Good afternoon po, Senator Rafi, and sa mga parents po natin at sa mga nakikinig po. Am I loud and clear po? Very clear po, madam. Loud and clear. Okay, okay po. Ma'am. Yes. Okay, medyo yes, complicated po ang problema sa kanilang pagkikwento. Pero it boils down to yung DepEd na hindi po na-release yung subsidies nitong mga bata, estudyante sa mga eskwelahan. Kaya na-hold po yung kanilang card sa grade 11. Madam. Mm-mm. Okay. Senator Rafi, para lang po din sa mga sa information po ng parents at saka sa public po, I'll give a very brief background lang po dito sa issue na po ito para ma-get makuha po natin lahat ng buong picture po, no. Yes, so, attorney. Yung ating grade 11 na beneficiaries actually, Senator Rafi, ma'am, were enrolled in SMATI. Mm-hmm. No? And then in the middle po kasi of the school year, naglabas po ang Department of Education ng decision na meron pong violation ang ginawa yung SMATI. Okay, which is non-voucher naman po na ano violation. So may tatlo po 'yon na violation. Number one is that sila po ay no, yung occupancy permit po nila, there's an issue there. Number two is that nag-advertise po sila ng mga senior high school tracks na wala pong permit ang DepEd. And number three, during the pandemic, they conducted a face-to-face activity na wala pong permit, which is a violation of the DOH and DepEd circular. So as a penalty po doon, Senator Rafi, ma'am,
ano po, nag-transfer, sinabi po na hindi na po sila pwedeng tumanggap ng grade 11 na voucher beneficiaries ng for school year 2022 to 2023. Mm. Okay. Okay. So po ang DepEd po through regional office and the schools division office ay sila po ay nakipag meeting sa mga parents para po i-transfer po sila sa different senior high schools na voucher program participating schools naman po sila. Mm-hmm. So ngayon sir, hindi po talaga natin mababayaran si Smati ng kanilang voucher dahil po they were already suspended from the voucher na program. Kung may babayaran okay. po tayo senator, it would be the yung mga schools na pinagtransferan nila. Mm-hmm. Okay. Now ngayon senator, meron lang po kasi tayong naging problema talaga diyan because we are not only talking about 5 to 10 na mga learners. Actually, they're about 900 wow. learners yeah, na linista po ng SMATI sa billing kasi sila po yung first nag-bill po ng mga students na yan. Mm-hmm. So, ang ginawa din po natin, Senator Rafi, kasi kailangan din po nating ma-insure na ito talagang mga batang ito ay tamang beneficiaries. Number two is that they are also enrolled talaga doon sa na-transferan po nila na school. So, this took time talaga, Senator Rafi. Yun lang po siguro talaga yung ating naging challenge daan kasi we were also requesting the assistance of the Private Education Assistance Committee to coordinate with SMATI and also the schools na pinag-transferan po ng ating learners. Ngayon, it is ma'am, sandali, ma'am, makasingit lang, baka makalimutan. Okay, sino po yung dito sa mga parents, sino pong eskwelahan o anong eskwelahan yung hindi po nag-release ng grade 11 cards ng mga estudyante? Yung SMATI. St. Joseph po. St. Jodel po. St. Tsaka St. Catherine po. St. Catherine. Yun silang tatlo. Okay. So, attorney, yes. Meron kayong problema sa SMATI lang. Yung sa dalawa, yes. Yung St. Joseph at St. Jodel, wala. Wala naman po, Senator Rafi, but we had to ensure na nandoon ba talaga yung mga bata na lumipa okay. talaga. So yung St. Jodel at saka St. Joseph Academy, lahat po sila on time yung bayad nyo ng kanilang voucher? Hindi po, sir, kasi sila po yung mga learners na hindi pa po natin na-verify, na-validate. Yung sinabi ko pong medyo natagalan po tayo. And this okay. year po natin na-receive. That's why we will be... Okay, sige po. So yung dalawa, upon verification, na kung talaga naka-enroll sa kanila yung mga estudyante, then i-release po yung voucher. On the other hand, ang tanong ko naman po, wala ho ba kayong pinafile na kaso dito sa SMATI dahil sa kanilang violation? Senator Rafi, aside from the violation that they committed, no, yung sa sinabi ko po, meron pa po actually nakabinbin din po. I mean, pending no na case pa rin po ang SMATI kasi per our co-manager dito si Payak po, Senator Rafi, may nakita din po sila na mga in-include ni SMATI na hindi naman po talaga voucher beneficiary dapat. Aha. So I cannot say more about that yet. But yes po, Senator Rafi, we are looking at this school talaga po. Okay, wala bang criminal liability mga yan? Hindi naman pala voucher na yung mga estudyante qualified pero pinilit nila ipasok? Yung ganun violation, wala? Walang criminal liability, ma'am? We will look into that, Senator Rafi, no, with regard to the criminal aspect. But definitely po, when it comes to the admin aspect naman po for the school, meron naman po tayo sa DepEd niyan. So, okay. Pero ma'am, sila po ba ay nakasingil sa DepEd na mga voucher para sa mga estudyante na hindi naman qualified na gumawa-gawa lang sila ng istorya? Meron pong mangilan-ngilan, Senator Rafi. So nakakolekta po sila sa DepEd dahil sa panluloko? Okay. Meron pong konti po. Regardless ma'am, kahit na isa o dalawa, the fact na meron silang ginawang kabalastugan at they're very conscious about that na hindi dapat nilang ginawa. So dapat meron po silang kaso. Kasuhan niyo po yung mga dapat kasuhan dyan, yung mga officials dyan sa SMATI na may kagagawa niyan para naman din na sila tularan. So ma'am. Opo, meron na po talaga sa kaso with us po. Okay. Senator Rafi. Alright, now ma'am, ito para mapabilis din tayo kung ano man yung problema
ng SMATI sa DepEd at sa iba pang maeskwelahan. Nakakaawa naman po itong mga estudyante. February yes. po, eh, kailangan na po inilipatan nilang kolehiyo ng mga requirements. So pwede ba natin ma-release? Kasi nasabi niyo po ata sa aming mga researchers, by March pa po, ma-plan siya yung problema. Pwede ba natin mas mapabilis pa hanggang February para mahabol po yung enrollment itong mga estudyante paglipat? Senator Rappi, kasi yung sa ating billings, pag makatanggap na po tayo ng billings ng school, which is yung St. Catherine and St. Judiel po, pagkaakyat po yan sa, ano sir, sa PAYAC, i-endorse po niyan namin dito sa DepEd Central Office, and then we will be preparing po yung mga disbursement vouchers natin. Okay. So, okay. I'm not sure, sir, kung talagang kaya po yung isang week po for that procedure. Pero if I can ask po na makapag-assist po tayo sa mga parents to talk to the college schools po, kahit ako na po yung tumawag sa kanila just to extend po yung extension lang po sa kanila, kasi apo, for sure naman po ay talagang ito sila ay nagtapos ng grade 11, and in fact they're already in grade 12. So I'll get the numbers po of the parents. Oh, I'll get also the numbers of the schools po na kakausapin nila, and ako po ang makipag-usap na lang po sa kanila, yung sa mga registrar po ng schools. Kayo po magbabouch, kasi malaking yes. bagay po yun, ma'am, attorney. Yes po, ako Very po good. Ako po yung magbabouch po for this po, Senator Rafi. Sa nakikita ko lang po, 99.9% sold na po kung ganun mangyari. Yes po. Sige, asan nila po attorney ha? Buti na nakausap namin kay attorney, ma'am. Ito naman si Senator Rafi. Ma'am, attorney. Saan po ako kukuha ng kanilang contact number? After na lang po ng show po natin. Opo, no? After ng show. Huwag niyo po ibabaw ang telepono po, ma'am, at kakausapin po kayo ng staff namin para po sa mga karagdagang detalye. Sobra-sobrang thank you, attorney Tara Rama, Director 3, Government Assistance and Subsidies Office o Gaso ng DepEd. Salamat po sa DepEd. Opo, salamat din po, Senator Rafi, sa pagkakataon po kaming makapag-clear din po sa Department of Education. And salamat din po sa mga parents po. Open po talaga yung ating opisina po, sir, sa mga ganito po. So maraming salamat po, Senator Rafi. Mabuhay po kayo, attorney. Mabuhay po kayo dyan sa DepEd, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Okay, ito po mga parents and mga estudyante. Malaking kaginawaan sa inyo to. Sabi ko 99.9% kasi yung DepEd na mismo tatawag doon sa mga eskwelahan na meron silang issues, at maging doon sa mga eskwelahan na pag-i-enroll ng mga estudyante na ayaw tanggapin hanggat wala yung requirement, ibabouch po ng DepEd sa pamagitan ni Attorney Rama para maka-enroll na sila, bigyan ng konti extension. Okay? Malaking bagay po yun. Ngayon kausapin natin si Miss Ruth Contapay. Okay. Miss Ruth Contapay ng St. Catherine Institute of Technology and St. Jude Institute of Technology ng Malabon and Valenzuela respectively. Siya po ang CEO at President. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am Ruth. Magandang hapon po, Senator Tolfo. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at nagkaroon po ng linaw. Opo. Yung problema ng ating mga magulang at estudyante. Ito naman po ay pinapaliwanag po namin actually sa mga bata po. Opo. Yung mga students po natin na nandito pa rin hanggang grade 12 sa St. Catherine and St. Judel po, nung nag-request po sila ng copy of grades for grade 11, opo, and yung copy of grades po nila ng grade 12 for semester, kami po ay nagbigay naman sa kanila ng copy po para makapag-enroll po sila sa mga colleges na lilipatan po nila after their grade 12 po. Mm-hmm. But sad to say, yung mga hindi po nagpatuloy sa amin, actually po naka-enroll po sila ng grade 12. So, hindi po sila pumapasok sa amin. Ma'am, sandali po, ma'am. Ma'am, sorry. Yes, po. Sorry po, ma'am. Umiling-iling itong mga magulang at mga estudyante. Sino hong magsalita in reaction dun sa sinabi ni Ma'am Ruth Contapay? Sa St. Judel po yan. Sa ano po yan? Sa St. Catherine at saka St. Judel. Wala po silang... Sa St. Judel Institute. Wala po silang binibigay sa amin na card kasi daw po... Ay, estudyante po kayo, ma'am. Okay. Kasi daw po, parang... Yung requirements po namin, kailangan makompleto. So, binigyan lang po kami ng certification. Ayun lang po yung binigay sa amin. Okay, Ma'am Ruth? Yes po. Certification lang daw po nabigay? Copy of grade po ang binigay po namin since on process pa po yung ating voucher po under po kay DepEd. So, piniliwanag po namin po yun
senators sa kanila na ang kanilang card ay hindi namin maibibigay, gawa nga po na on-process pa po yung kanilang voucher. Bagkus po, kami po ay nag-release ng kanilang requirements for college po. Mm-hmm. At may katunayan po kami dito na may mga nakakuha na po. Ang importante kasi sa kanila, ma'am, at kumpara sa, ma'am, huwag muna kami ingay ha, para yes. Sa akin po, ay yung bang yung kuleyo na pupuntahan nila ay papayag na sila makapag-enroll. Yun lang ang pinaka-basic na reklamo natin. So, ma'am, do what you have to do. Anyway, papasok naman dito sa eksena ng DepEd at tutulong DepEd na itong mga bata makapag-enroll na po sa kuleyo at kung ano po yung mga kailangang requirements, i-fulfill na po natin at kapag kulang pa, then doon na po tayo papasok na magbabouch kayo, magbabouch yung DepEd, sabihin kung ano man problema meron yan, i-guarantee namin sa iyo to follow na lang, pero yung mga bata, please pa-enroll nyo na. Yun po ang ibig sabihin nila dito. Pwede? Apo. Okay. Okay sa inyo mga parents, student? Okay na yun. O sige ma'am. Wag niyo po ibababa ang telepono unless meron pa kayong gustong idagdag, Ma'am Ruth? Apo. Yun lang po. Okay. Sige po. Ma'am Ruth, we'll get in touch with you at maging po yung tanggapan po ni Attorney Tara Rama ng DepEd. Salamat po, Ma'am Ruth. Salamat at mabuhay kayo dyan sa St. Catherine at St. Judel. Magandang hapon po. Thank you so much po. God bless po. Opo, ma'am. Okay na po yan, ma'am. Solve na po yan. Ngayon, 100% na. Kanina, 99.9. 100% na. And we will make sure, kasi every time na kayo po ipupunta rito, sinasama namin po kayo, hindi lang po yung staff ng RTI, pati yung Senate staff. Meron po kami Senate staff para sa mga ganitong klaseng public service program. Sumasama po yung mga staff ng Senate at RTI, kasi sinasabi ko 100% solve na po yan. Okay? Okay po. At kasama na po yung pamasahe dyan, libre, sagot ko na. Pati pagkain nyo doon, pagpunta sa DepEd at pagpunta sa anumang eskwelahan. Okay? Thank transportation. You thank you so thank much po. Thank salamat you. Po. Salamat po. Good luck po thank sa inyo po, sir. Good luck. Thank you po. Sige salamat po. Sasabihin po namin kayo, ma'am. Thank you. Salamat po. Magandang hapon. Ayun. Magandang hapon. Opo. Opo. Thank you. Okay. Salamat po. Magandang hapon. Ayun. Siyempre, ang pangarap ng mga magulang para sa kanilang anak ay makapunta ng kuleyo at makapagtapos. I always remember those days nung nag-aaral pa ako, kami, magkakapatid, sasabihin ng magulang namin, na nanay ko lalo na, anak, hindi tayo mayaman. Mm-hmm. Okay? Ang tanging kayamanan na lang namin ay mapamanan nyo sa amin at kami maipamanan sa inyo ay magipagtapos kayo sa kuleyo. Mag-aral kayo ng mabuti. Mm-hmm. Kasi, true yan, yung pangarap ng bawat isang magulang sa kanilang mga anak ay makapagtapos sa kuleyo. Palagi yan. Tama po. Hindi tayo mayaman. Wala kami may pamana sa inyo. Karamihan ha. Well, of course, marami din magulang na may pamana. Kaya, di ba? Kaya hindi ganun katindi yung pag-push talaga nila sa kanilang mga anak. Pero yung mga magulang na nasa tama-tama lang ang pamumuhay, ang tanging may pamana namin sa iyo ay mapagtapos namin kaysa pag-aaral. Yes. Kaya very important yun. Ngayon, nung nasolve natin, tanggal yung tinik. Yes po. O nila. Dito po kasi sa Wanted sa Radyo, on the spot, nasosolve po namin ang problema. Kapag hindi po namin nasolve ang problema dito, dinadala po namin sa Senado, which is something na we have to do because that is the reason why you voted for me. Bakit yun po ako nilukrok sa Senado? Because nakita nyo po yung aksyon na ginagawa ko rito, same thing, aksyon na madadala ko sa Senado. At kapag naidala ko po sa Senado yan, hindi lamang po isang grupo ang ating matutulungan o isang sektor o yung mga tao mismo lumapit dito, kundi pang kalahatan. Because later on, kami po ay papasa ng resolution, in native legislation kung kinakailangan para maging bill po yan, para maging permanente na ang solusyon sa bawat problema ninyo. At yan po, dahil niluklok nyo po sa Senado, yan po ang isang bagay na aking tutuparin na sisiguraduhin ko po, hindi kayo pupunta rito ng luhaan. Okay? Pag-uwi po ninyo, hindi kayo uwi ng luhaan. Yun pala yun. Hindi, kailan mo yung sila pupunta, lumuluha. Ang aking pong panigurado sa inyo, pag-uwi nyo po, hindi po kayo luhaan. Tama. And my guarantee to all of you, kasi marami mga scam dyan sa iba't ibang site, libre po ang pagpunta rito. Ang pagtanggap namin ng hindi. Yeah, actually libre ang pagpunta rito dahil karamihan po sa inyo, nireimburse namin po yung pamasahe.
Totoo yan. Libre po pa lunch. Libre po merienda. Kape. Libre po kape, biscuit. Opo, lahat. And then, pag kayo po ay sasamahan na namin, libre po transportation. Libre po yung lunch. Ganun po kami dito. At wala po kaming hinihingi na kapalit. Wala kaming hinihingi ng mga registration, kung ano-ano. Modus po yung. Kasi may mga site na kinukopya tayo. Tutulungan kayo namin, pero magpadala muna kayo ng registration, etc., etc. Fake po yun. Alam niyo po, lahat na libre po dito. Kami pa nga po na lalabas ng pera, pero never po kami nang hingi ng kung ano-ano para sa registration, etc. Yung nanghihingi po, fake page po yun. Yes, po. Fake account yun. Okay? Yes. News break tayo. Okay, salamat po Idol Raffy. At magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. At ang oras po natin ay 2:26 ng hapon. At mga kapatid, ang oras po na yan ay hatid sa atin ng Move It, Discarding Tapat, and Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, and Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At mga kapatid, good news po, dahil tuloy-tuloy pa rin po ang Paskong panalo ng Clean Fuel, magpagas lang po kayo ng worth 1,000 pesos po. At maaari po kayong manalo ng Toyota Race, Vespa Motorcycle, and 1-year free fuel supply. Nais ko pang palasalamatan, yes, si Ariel. Ayan, sabi ni Ariel, tapos agad. Kung iba yan, abutin pa ng 1,000 years. Sabi naman ni Christine, worth it ang pagpunta nila sa RTIA na Solvagat. Totoo po yan. Kung kayo po ay masugid na taga-subaybay ng RTIA, hindi na po mabilang na maraming mga problema 5 years, 10 years, and even 15 years. Puntahan niyo po, reviewin niyo po yung mga ibang videos namin na na-solve in a matter of hours and even days. Yung mga pagkatagal-tagal na problema na hindi masolusyonan, halimbawa yung mga lubak-lubak na mga kalsada na dekada na paglapit sa amin, in a matter of days, wala pang isang linggo, agad-agad nabigyan solusyon. Ganun po kami dito, on the spot action. Kahit na yung iba na binabatikos kami, hindi dumadaan sa proseso. Heck, hihintay ka pa ng 10 years, 15 years, ang daming proseso dinaanan yan. Wala nang proseso-proseso pag ganun. Tatawagan mo na yung kinaukulan kung sino responsible doon. Pagsabihan mo, pagalitan mo, gawin mo ang trabaho mo. That's how we become effective. Ayaw magtrabaho, then we go to the Senate. Sagutin mo yung problema niya sa taong bayan. Diba? Tama po. Nabibigyan solusyon. Okay. Okay, magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAC bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Binatilyo pala ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din akong magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At
Pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Ang mura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. DJ Chacha para sa Radyo 5 True FM. Radio is forever. Naniniwala ba kayo dyan? Kahit usong-uso na ang social media ngayon, naniniwala ba kayo na habang buhay magsistay ang radyo? Kung hindi, bakit? Well, ako naniniwala ako that radio is still significant and is long-lasting. Matagal-tagal pa ang buhay ng radyo, especially dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas kung saan mas maraming masa. Kahit pa super-duper uso na ngayon ang social media, hindi lahat ng tao may pang-load para makapag-internet. Pero
Ang radyo, halos lahat ng pamilyang Pilipino may radyo sa bahay. Pagkailangan ng balita at impormasyon, pagkailangan ng entertainment, pag gusto mong makinig sa paborito mong music, nandyan ang radyo. Ang radyo mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin. At ang laki ng impact nito sa society natin. Kaya, I will be forever grateful na nandito ako sa industriya kung saan nabibigyan ako ng boses. Nabigyan ako ng medium para maiparating sa mga Pilipino kung anong totoong nangyayari, kung anong totoong sitwasyon ng bansa natin. Higit sa lahat, nabibigyan ako ng oportunidad para magpasaya ng tao. Ito at ito pa rin ang number one goal ko sa buhay. Patawanin kayong lahat. So hanggat gusto nyong naririnig ang tinig at halakhak ni DJ Chacha, nandito pa rin po ako. Ako po si DJ Chacha, nakikiisa sa selebrasyon ng World Radio Day. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Dahil hindi kasya ang isang oras, ang Power and Play, dalawang oras na. Alamin ang mga maiinit na balita sa mundo ng palakasan. Power and Play! Kasama niyo ako, Noli Iyala, tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Radyo 5, 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5. True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 2:37 po ng hapon. At ito po, Idol Raffy, si Tatay Reynaldo po at si Ma'am Gladys ay nirereklamo po ang ambulansya po ng munisipyo ng Cardona ni Rizal dahil nasagi po nito ang minamaneho niyang tricycle. January 26 po nangyari, alas 6 po ng umaga sa May, Barangay Kanyogan, Pasig City, at hanggang ngayon po ay hindi daw po sila binabayaran. Idol Raffy. Okay, tricycle ang, driver po kay Tay. Opo. Opo. Gandang hapon po, Tay. Okay. Kailan po nangyari ito, Tay? January 26 po. Itong January po? Yes po. January 26, ngayon ay February? February 22 po. 22, mag-isang buwan na po. 23, apa. Okay, nasagi po, ambulansya ng LGU. Anong LGU po ito, Tay? Cardona Rizal po. Ah, Rizal. Pero nangyari po sa Pasig? Opo. Okay. At hanggang hindi pa rin nababayaran? Yes po. Diretso na tayo para mapabilis tayo. Mayor Bernardo San Juan Jr. ng Cardona Rizal. Mayor, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Senator. Opo. Mayor, yung ambulansya po ng inyo pong munisipyo ay nakasagi po ng tricycle ni Tatay Reynaldo. Paano po ito, Mayor? Nandito po sa amin ngayon at isang buwan na po. Alam po ninyo, Senator, yan no, hindi na po dapat tumabot ng ganyan eh. Kaya lang sinasamantala nila kami eh. Paano po? Pati naman yata, aksidente yun, normal na aksidente. Kung ano lang ho ang physical na ano, yun lang ho ang binadapat na babayaran. Kung may nasira sa sakyan, may nasaktan. Totoo. Pati naman ho yung siyam na araw na tinigil niya, sinisingil ako eh. Paano naman ang gusto nilang mangyari sa akin? 9 days po na hindi siya nakapagpasada, sinisingil po sa inyo? Eh, hindi, sa lahat naman ho ng aksidente, wala naman ho ganun eh. Apo. So pero kayo po ay willing na ipaayos po yung kanyang tricycle, Mayor? Yes. Ay, nagkausap na ho sila ng abogado ko eh. Pumayag na nga ho ako ng 34,000 eh. 12,000 nga lang yung sabi ko eh. Sabi ko, sige na, bayaran na lang yun. Nung matapos ang kaso, wala nang problema. Okay, sandali po, Mayor. Gusto po mag-react ng anak po ni Tatay. Anak po kayo? Yes po. Okay, ito, go ahead po. Ang pangalan niyo po ay Ma'am Gladys? Yes po. Si Ma'am Gladys po, magsasalita, Mayor. I'm sorry, sir, ha, kung nag-react po ako agad. Kasi po, nag-approach po kami sa kanila and... Sino po na-approach mo doon? Si, yung una po, 5-5. Si, sino po kausap nyo doon para malaman si po ni Mayor? Si staff, admin po, si doktora po. Hindi ko po nakuha yung name kasi okay, sige po. Hindi una po binigay. Pasok nyo doon si doktora, tapos. Then, pinasa po kami ng 5-19,
pinasa po kami kay attorney. February 19? 19 po, yes po. Okay, ito lang? Yes po. Okay. And then, kinlaim po nila na 12,000 lang daw po yung babayaran nila. Hmm. And then, ini-insist po kasi nila na for medical expense daw yon. And then, tinanong ko, kin-larify ko po kay attorney. Opo. Ano po ba tong, ano, sorry po, nanginginig ako. Okay lang po yan. Gusto yung tubig? No. Kunin nyo lang to. Sige po, okay lang. Coffee gusto niyo po? Hindi po. Okay lang po ako. Ano lang, bottled water, bigyan si ma'am. Sige, yeah. Go ahead. Sorry, Mayor, ha? Nagpa-explain pa po. Ito po. And sabi po namin kay attorney, kinlarify ko po kay attorney. Attorney, yung medical expense po ba na 12,500 na ibibigay nyo is for medical lang. Kasi nagka-fracture po si tatay sa spine and then sa rib din po. Okay. And then, sabi ni attorney is all in na daw po yun. And yung breakdown po kasi ng sira sa motor is yung 12K, hindi po talaga siya makakover. Isang parts lang po siya. So, magkano po yung, kayo hubay nagpa-estimate na yes sa talyer, magkano po abutin sa total repair? Pinakita niyo hubay yan sa tanggapan ni Mayor? Yes po. Magkano po? Nakipag-compromise naman po kami kay attorney. Pero magkano po ma'am yung ay, ito po, sir. Estimate? At anong pangalan po ng talyer? Ito po. Ito, sir. May breakdown po. Yes. Magkano man pwede pakibigay? Pero yung binasa ko po sa kanila is estimate. And then sinabi ko rin po kay attorney. Kaya ma'am, magkano po sa estimate? Sa estimate po, yes. Magkano? Sa tricycle pong nakalagay po dito, 29,901. 29,900. Yan pong estimate ng isang talyer. Ay, halo-halo po yan, sir. Magkano po total? Ayun po, 29,901. Yun na po, 29,000. Estimate po yan para doon sa pagpapa-repair ng tricycle. Yes po. At nung pinoward nyo po yan or nung ito po ay binigay nyo sa opisina ni Mayor, binigay nyo bang pangalan nung talyer? Tapos nandun po yung telephone number? Ayun po yung pagkakamali namin. Ang nakalagay ko lang po na notes doon is estimate. Pero clear ko naman po kayo. Kaya ma'am, ito ituro ko sa lahat. Ma'am, hindi yes lang kayo ito. Pag kayo ho'y magbigay ng estimate, kailangan nandoon po pangalan nung atelier o yung shop na nagbigay ng estimate. Nandoon yung pangalan ng tao na nagbigay ng estimate, yung pirma niya at yung telephone number niya. Para may karapatan naman din po kasi yung kabila yes na mag-verify kung legit pa ito. At pwede sila mag-question. Ang mahal-mahal to, samantalang ang pagkakalam namin dito, hindi naman to 29,000. 15,000 lang dapat. Yung mga ganun ho ba? Yes para po. Transparent. Yes po. Kaya po, nung dahil estimate lang po yung nilagay ko. Nag-offer din naman po ako sa kay attorney. Nag-counter po kayo? Opo. Kayo po mismo nag-offer? Opo. Magkano po in-offer nyo? Sabi ko po, pwede po ipagawa na lang po namin ngayon and then kahit kalahati na lang po, tagkalahati tayo kasi mabigat po talaga kung kami lang mag-shoulder. Okay. So, napagawa nyo na po? Hindi pa? Hindi po po kasi. Saan nyo po ipapagawa balak? Dito po sa mga anong pangalan po? Ito po, Scap General Merchandise dun po sa front General Corset. Merchandise, bakit hindi po repair shop? Hindi po kasi ako yung nag-breakdown nito, yung mga yung kuya okay, ko po. Kaya po, next time ma'am ha? Yes po. Okay, kasi red flag po yung kay Mayor at yes, sa mga staff. Naiintindihan na bakit General na. Merchandise, bakit hindi repair shop? Pero, dapat po repair shop tapos may license. Yes po. May permit sa City yes, Hall. Yes po. Kung sa mang lugar yon meron siyang license, BPLO license, yes, permit po. To operate, DTI, etc. Para wala maibuta sa inyo. Opo. Kita mo ako na nabubuta sa inyo. Nagsabi din naman. Sandali ma'am, kasi gusto ko both sides happy. Opo. Okay, so pag pupunta kay Mayor, dapat meron kayong estimate. Kung sino nag-estimate at magkano. Mayor! Oh! Okay, meron po silang estimate, kaya lang hindi pa siguro ito masasabing official kasi wala naman pirma kung sino nag-estimate sa kanila. Kung gusto niyo po, Mayor, kayo na lang po magpa-repair. Yes. Kung saan niyo pong gustong talyer, kayo pong magdadala doon at kung sino yung kausap niyo na talyer, yun talaga, kung magkano pagkasunduan niyo, yun na lang po siguro yun, Mayor. Sir? Sabi ho, malayo sa Pasig. Kung papayag ko sila ng repair shop dito sa amin, sa lugar namin sa Cardona, Binangonan. Ay, malayo nga po. Sa amin. Gito na lang po, Mayor. Okay, sila po ay kukuha ng estimate. Tutulong po kami, yung shop na registered, gagawa ng estimate, and then put it in black and white, pipirmahan po nung kung sino man gumawa ng estimate na yon, isasabit po sa inyo, and then pwede nyo po ma-verify. At kapag na-verify nyo po na tama po yung estimate sa tingin nyo po, reasonable, then bayaran nyo na po. Pwede, Mayor? Oh,
Sige po. Okay po. Opo. At meron lang po ako request, Mayor. Sana next time magkaroon na po ng insurance ang mga sasakyan ninyo dyan sa munisipyo. Hindi lang po kayo, kundi maging sa iba pang mga LGUs. Kasi ito po napapansin ko. In fact, meron na po akong resolution sa Senado na i-file ito na kung saan marami po sa mga ambulansya na wala pong insurance. Kasi kung may insurance po sana ito, Mayor, wala na sana kayong problema. Bahala na yung insurance, di po ba? Matanong ko lang po, Mayor, bakit po hindi nakuha ng insurance to, sir? Yung ambulansya nyo. Siguro, it's an oversight on my part. Dami ko lang pong trabaho na hindi ko na Pero hindi po dapat kay Mayor dito. Hindi dapat kay trabaho dapat ito ng staff niyo, Mayor, kung sino yung responsible sa sakyan. Kung nailagay na property custodian just yes. Recent, 2 weeks ago, siya na po ang pinag-aayos ko niyan. Okay. Para na nagkakaroon ng kanyang gusot. Opo. So, Mayor, bukas na bukas din, kasama kami, ipipresenta sa inyo yung estimate ng tricycle, and then once na ma-receive nyo po estimate, agad-agad ibibigay nyo na po yung pera. Mayor, sir. Senator, ang sinasabi natin ni Kuya Tay, parang 50-50 kami. 50-50? Parang natin ni Kuya dun sa kausap nyo. Sana lang, gusto ko magaling sa inyo na kusa ito na hindi kayo natatakot, walang paglilangan. So pumapayag pala kayo na 50-50. Kung halimbawa ang estimate is 30,000, 15,000 sa inyo, 15,000 kay Mayor, ganon? Pwede pong magsalita si tatay kung papayag. Gusto ko lang naman siguro. Kung ako po, okay lang po sa akin. Si tatay, kasi si tatay ang tricycle. Alam niyo, ibig sabihin ng 50-50 tayo. So pag in-estimate to ng 30,000, so far 29, sabihin natin 30,000. Mm-hmm. Payag ka na 15 lang ang babayaran ni Mayor at 15 ang babayaran mo? Sure ka? Okay. Sige. Mayor, 50% daw po, Mayor. At inulit-ulit ko na sa kanya. Okay daw sa kanya yon. 50% na lang po ang ibibigay nyo. Okay po. Okay. Sige. Bukas na bukas din, Mayor. Nandiyan na po kami sa inyo. O dili kaya maski telepono at ipapa-ano na namin, Viber sa inyo, yung estimate. Of course, mabiberify nyo po yon na yun po ay tama at pwede nyo tawagan yung nagbigay ng estimate at yung talyer. Okay, Mayor, sir? Okay. Sige po. Maraming salamat po, Mayor. Mayor Bernardo, San Juan. Mayor, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon po, Mayor, sir. Thank you. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Solve na naman. Bukas na bukas, makukuha nyo na po yung pera kay Mayor, yung 50%. Para maumpisa nyo po pagpaparepair ng tricycle. Oh. Okay, meron po kayong idea kung saan nyo paparepair? Meron po. Ilan araw po kayo hindi nakapagtrabaho, sir? Mula nung mabangga hanggang ngayon, kasi masakit pa ang yung... Ilang silikod. Araw po yung hindi kayo nakapagtrabaho? Ang payo sa akin ng doktor, 3 buwan bago ako makapag-drive. Yes po. Hindi, pero yung pasada nyo sinisingis na lang kay Mayor? Kahit mga 400 lang isang araw. 400,000? 400 isang araw. Ayos na yun. Okay, so magkano yung 10 araw? Kahit na 400 lang, ayos na yun para walang problema. Okay, ganito, since hindi ko naman kasalanan po ito, yung pagka-aksidente sa inyo, ako po itutulong. Okay? Ginagawa ko naman po talaga to, ginagawa ko sa lahat. Parang standard po yan dito. Pag kayo po lumapit, nakita ko, kayo po yung nagrabyado, hindi lamang po tulong ang binibigay ko na assistance na para masolve problema, kundi pati financial, ginagawa ko po yan. Dito lamang po yan sa Wanted sa Radyo, na kung saan kami po nagpapaluan ng financial. Matagal ko na ginagawa yan, kahit hindi pa ako senador. Okay, ginagawa ko na po yan. Testigo po si Shari, maging si Nina pa. So, sige po sir, dahil kayo po ay meron ka, nagpapa-spine ka. Treatment. May bali din daw po kasi sa ribs hita. Yes. Okay. Ipapagamot ko po yan. May budget naman po kami sa mga senador kung yung tinatawag na yung GL, guarantee letter. Diyan po, papagamot kita from start to finish. Yun po ay galing sa gobyerno po yun na na-allocate po sa akin para tulong sa mga katulad ninyo. Pero yung bibigay ko financial dito, sarili ko po yun. Okay. Salamat po, sir. Bibigyan ko po kayo ng 20,000. Okay na sa yun? Malaki na ho yun, sir. Oh, sige, bawasan natin. Gawin natin 5,000. Sabi rin. Kahit magkano lang ho, sir.
Yung kung ano, sir, ang bukal sa kanya. Sige, hindi. Kung ano yung una ko nabanggit, bibigyan kita ng 20,000, tay. Yan po itulong ko pinansyal sa inyo. Maraming salamat po. Kasi nawalan ka ng trabaho, ay nawalan ka ng income ng pagkatagal-tagal. Of course, sana yung 20,000 mga katulong. And of, hindi pa nagtatapos dyan, si Mayor, yung ako naman, 15%. So, ikaw na yung 50%, ikaw na 50%. Mm-hmm. So, siguro, pwede mo lang kunin dun sa 20,000. Kaya nilakyan ko. So, di ba? Okay. And then, dun po sa pagpapagamot ninyo, solve na po yan, tay. Sabi ko, meron kami tinatawag na guarantee letter. Okay? Na pwede ko pong, ibig sabihin ng guarantee letter, naglalagay po kami ng budget sa mga ospital, sa iba't ibang ospital. Budget namin kang Senado. And then, bibigyan ko ng sulat yung mga ospital na yon na iginagaranti ko po yung pagpapagamot ninyo hanggang sa matapos. Galing po sa pondo ko. Okay? Maraming salamat po, sir. Sige, tay. Thank you okay. po. Punta po kayo doon sa kabilang booth. Bibigyan namin 20,000 plus yung pong pakipag-usap kay Mayor. Maayos natin. Tawagan nyo nga si Attorney Garrett. Sino man pwedeng tawagan? Sige po. Sige. Thank you. Na kikiyang-kiyang pa si tate o nga talagang nasaktan siya. Ito po yung maraming beses na namin na encuentro dito na in fact, meron na po kami pinail na resolution sa Senado. Ito kong si Attorney Garrett. Gusto ko lang malaman yung status nito. Na kung saan mga sasakyan ng LGU, masasakyan ng mga different companies na nasa executive, different government-owned and controlled corporations, so GOCC, na walang insurance. Takbo na takbo dyan sa kalsada, walang insurance. Kahit man ng TPL, third-party liability, wala. Anong nangyari? Bawal yun. Hindi pwede yun. Dapat, lahat ng sasakyan, whether private or government, may insurance. Bakit nakalusot sa LTO? And that's why, nagpasa po ako ng resolution nito matagal na. And, kung mapapansin nyo po, bawat reklamo katulad nito, na nakabangga yung sasakyan ng LGU, na hindi nababayaran yung nabangga o biktima, nasosolve namin on the spot. Pero ang tawag po dyan is band-aid solution kasi nasosolve namin yung solution nung lumapit. Nabibigyan namin solution yung lumapit sa amin. Nabibigyan namin solution ng problema nung complaint namin. Pero paano po yung mga future problems? That's why dito papasok po yung ako pagiging senador. Dito po papasok, mag-kick in. I bring it to the Senate para ma-hear yan through the resolution, through a bill, and then magagawang batas. Ganun po yon. Hindi ko na alam kung ito'y pang 10, pang 12, pang 15, pang 20. Pero again, ulitin ko, yung mga nilalapit lahat, nasosolve po namin on the spot. Here, may bagong problema na naman. Next week, sana po, wala na. Pero in-expect ko, magkakaroon pa yan. Next year, etc. Pero pag nagkaroon na ng bill, aba, pag nagkamali sa inyo dyan at hindi nyo nakuha ng insurance, yung inyong sasakyan dyan sa gobyerno, may mananagot. Itong property custodian, yari ka. In fact, yung sa bill na pinopropose ko, na kapag merong isang government vehicle na nakadisgrasya at nalaman na walang insurance yung sasakyan na yon, mananagot po yung custodian. Mananagot po yung boss ng custodian. Meron pong kasong administratibo at meron din pong pagkakakulong dahil sa kapabayaan. Totoo yan. Attorney Garrett, magandang hapon sa iyo. Sir, magandang hapon po. Okay, nakapag-pass na tayo ng ganitong resolution. Ano nangyari? Yes, that's correct po, Senator. Right now, it's currently pending po sa committee. So, if I may suggest lang po, Senator, I think it's time na gumawa po kayo ng isang privileged speech habang pending po ito sa committee. Good idea. Magising naman. Good idea. Opo. Okay, sige. Yeah, kasi tagal nito eh. Paulit-ulit, although nasusolve natin palagi yung nilapit sa atin ganito, pero gusto ko pang kalahatan na ma-stop na ito through a law. Pero siguro, if I will do a privilege speech, magising
especially okay. ng DILG, at lahat ng mga taga-gobyerno na last sakyan nila, panahon na. Silipin nila, para, katulad ni Mayor, sabi ni Mayor, in fairness kay Mayor, eh, siyempre, naniniwala ko, baka busy siya, oversight nga sa part, on his part, nakaligtaan niya. Pero siguro, kung gagawa tayo ng privilege speech, kakalatok, eh, sasabihin siguro ng mga, lahat ng mga local executives at mga taga-gobyerno, at mananawagan sila sa kanilang mga property custodians, hoy, may insurance ba masasakyan natin? Tama, Gareth? Tama po yan, Senator. Kasi dito po, napaka-unfair para po dun sa na-aksidente, pati para na rin po sa general public. Dahil ang general public po, Sen, kung tatandaan niyo, papahirapan pa po ng LTO kumuha ng third-party liability bago marehistro ang kotse. Pero itong government, parang napaka-relax naman nila sa regulation. Siguro, isisingit na rin natin na may kaparusahan sa LTO. Bakit nila pinalusot yung government vehicle na marehistro na walang TPL samantalang pag-private ang higpit? Tama po, Sen. Ituturo ka pa sa gusto nilang TPL provider para correct. Ano, bago ka marehistro. Doon sa kanilang suki o kung tawagin ay kasabwat o kung saan meron silang komisyon. Di ba? Opo. Opo, Sen. So, nakakalusot yan dahil din siguro sa kakulangan ng LTO. Yes po. Isa po yan sa mga napunan nyo po nung kayo po mismo ang bumisita sa LTO Central Office. So, i-follow up po natin sa kanila to. Sige, gawa tayo ng privilege speech. I want it done Monday. Yes, po. Pagkatapos nito, yes, mag-usap po, tayo, magtulungan tayo sa pagda-draft ng privilege speech ko na yan para yes, nakatuon yung privilege speech ko doon sa mga taga-LGO at yes, lahat ng mga ano, mga tanggapan ng gobyerno na mayroong mga sasakyan, special mga ambulansya. Lahat yan sila. Yes, po, sir. And then maging DILG, panawagan natin at saka yung LTO na yan para magising na sila once and for all. Okay? Copy po, sir. And then later po, we'll start drafting now. Pero later after the program, kung may gusto po kayo idagdag, we're open po para i-amend po yung resolution natin. Sige, thank you, Attorney Garrett. Privilege speech pala. Yes po, Senator. Okay, sige. Monday, privilege speech tayo. Okay, no problem. Thank you, Attorney Garrett. No problem. Ganyan rin yan, dun sa mga hindi pa nakakalama ang sistema sa Senado, tulad ko, nag-file po ako ng resolusyon nito tungkol dyan sa dapat required na lahat ng mga government vehicle na mayroong insurance. Kapag walang insurance, yung mga government vehicle at pinayagan tumakbo sa kalyan, makakasuhan ang mga responsable dyan kasama yung property custodian. In this case, kung sino yung boss na property custodian, it can go up to the mayor. Apo. Kung LGU ito. Up to the barangay captain, kung barangay ito. And sa kaso ng halimbawa isang TV station noon, hanggang sa yung presidente ng CEO ng TV station na yon, na government-owned corporation, yun po yung nakalagay sa resolution ko. Now, ipapile ko po yan sa committee, na hindi ko committee, sa public order ata yan and safety. Okay? Ha? O sa public service. Okay. Sa committee sa public service. Now, depende po yan sa committee chair, Senate committee chair ng public service kung saan ko ipinail yung aking resolusyon. Kung kailan niya i-hear yan. Kasi po, bawat committee chairman, may kanya-kanya rin po silang inaasikasong bill na sarili nila. Meron din pong nagsasubmit bukod sa akin, may mga iba rin mga senador. Just imagine, 24 kami, there are 23 other senators na nagsasubmit din ng solution sa kanya. So how does he do it? Na para ma-actionan yan? Sometimes by priority. Kung ano yung pinaka-priority, yun yung unahin niya. At times, nandun yung tinatawag na first come, first serve. Kaya hindi po lahat ng resolusyon, kuminsan, agad-agad na-actionan, kuminsan inaabot siya ng weeks, months, and even a year. Posible yan. Nangyayari, 1 year, 2 years, bago ma-actionan. Lalo na kung yung committee na yun ay may backlog sa sobrang daming resolusyon. Ganun po yan. And I cannot dictate. I cannot and I will never dictate upon my fellow senators para sabihin, hoy, i-hearing na natin yung resolusyon ko. Pwede po ako makiusap lang. Nakikita niyo naman po yan sa mga videos ko sa Facebook. Once or twice a month, pupuntahan ko po yung mga senador na kung saan meron ko resolusyon, nakikiusap ako. Senator, yung aking resolusyon, kumusta na po? Baka pwede na ho natin ma-hear. O sige, itinan ko, pag-aaralan namin.
hanggang doon lang. Hindi pa ako pwede magdikta. I can never say, oy, ihir mo na yan. Okay? So, ganun po yan. Pero tayo naman po ay palagi nagpapaalala sa mga senador na mga kasamahan, pero hindi po ako pwede magdikta. At fortunately, karamihan sa kanila, o halos lahat sila, na wala naman nakikita silang balakid, meaning nakikita nila na importante yung resolution na pinasa ko more than the other resolutions, kuminsan na pagbibigyan tayo ahead of the others because they see na meron talagang very pressing talaga yung issue na yun. Ganun po yan. Okay? So maliwanag kasi baka nagtataka kayo. O tagal mo na pala pinal yan. Bakit hanggang ngayon? Wala pa ring hearing. Hindi ko po kontrolado yan because I'm not the chairman committee of that committee na kung saan pinail ko yung resolution. Okay? But anyway, ito, solve to kitatay. Tulad ng mga iba, mga nakaraan, nasusolve natin. Pero ang gusto ko po, permanent through a resolution. And that's the reason why nandito po tayo sa Senado. Kaya nagko-complement po yan. Yung aking pong programa dito sa Wanted sa Radyo, complementing doon sa trabaho ko sa Senado. Yung mga problema dito, yung sinasabi ko noon pa eh, yung mga problema na palagi ko na-encuentro dito, yung po ay banned solution, bibigyan ko solution, pero pangkalahatan, pangka-permanente, pangkabuhang solution, bring it to the Senate, mahir yan, malaman ng buong Pilipinas, and then magawa natin ng batas para masold. Okay? Maliwanag siya rin. Maliwanag po, Idol Rafi. Mas maliwanag po sa sikat ng araw. Maganda yung relo mo ah. Okay na. Sir. Baka may nagregalo sa'yo ng Valentine's Day ah. Ay, sir. Okay. Wala sige. Po, Idol. Newsbreak okay. Muna tayo. 3:02 po na nga po at magbabalik po ang Wanted sa Radyo. At ang oras po na yan ay hatid po sa atin ng Samsung Plus Herbal Capsule Gold. And ang bahaging ito, mga kapatid, ay hatid din po sa atin ng Wencha Spa Center. Mga kapatid, sa mga nais pong bumisita sa Wencha Spa Center, maaari po kayong bumisita sa kanilang branch po sa Pasay, sa Timog, and sa Banaue. And also, ang Federal Tires, pwede po kayong tumawag sa 8772-0000. Okay? At oras natin, 3:03 ng hapon, dyan lamang po kayo. Pinarangalan ng PMAC bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan. Nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosin ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Tuloy ang tindahan ng 5, hatid ng Kadiwa Pop-Up Store 6.0. Tara na't mamakyaw ng samut-saring paninda sa darating na March 1. Mula alas 6 ng umaga hanggang alauna ng hapon sa TV5 Launchpad Building, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. Mamakyaw ng prutas, gulay, kakanin, seafood, juices, yogurt, coffee at marami pang iba. See you mga kapatid sa Kadiwa Pop-Up Store 6.0 sa March 1 na.
Ang Kadiwa 6.0 ay sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Signal TV, Media 5, TV 5, Nation Broadcasting Corporation, Maya, Philex Mining Corporation, at Alagang Kapatid Foundation. Alagang Kapatid! Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na pagod na pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yang mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Mon Gualvez para sa Radyo 5 True FM. Hi! Ako po si Mon Gualvez and Happy World Radio Day sa ating lahat mga kapatid. Naniniwala ko ang bawat isa sa atin, bahagi na ng buhay ang radyo. Ako nga mula pagkabata hanggang ngayon nagtatrabaho na, background ko palagi ang radyo para makinig ng music, ma-entertain ang sarili, pampabawas ng stress at higit sa lahat, pakikialam sa mga napapanahong balita at impormasyon na makakatulong hindi lamang sa aking trabaho, kundi para sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa lahat ng mga tagapagtaguyod, tagapakinig, lahat ng naniniwala sa kahalagahan ng radyo, tayo po yun. Mabuhay tayong lahat. At huwag kalilimutang tumutok sa programang gigisingin kayo ng mga balita at impormasyon at naniniwala na ang bawat bangon, bagong pagkakataon. Yan po ang Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lamang sa 92.3 True FM. Dito tayo sa totoo. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo, masarap pakinggan ang katotohanan. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Tunay na kapatid, iyong maaasahan. Saan man sa bansa at sa mundo na may Pilipino, dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:08 ng hapon and isang Australiano. Teka muna, kuha ka muna ng tissue kasi dudugong ilong natin dito. Hindi lang ilong. Ilong natin. Hindi lang ako ilong. Hindi lang ikaw, ano? Nosebleed tayo, spokening. English spokening. Australian dollars. Spokening tayo. Isang Australian po ang nasa studio natin, si Mr. Timothy Gerald McHenry, retired lawyer. Ano ko, lawyer pa? Opo. Oops. Okay. At nireklamo yung pinay niyang asawa. At yes. Dahil hinututan lang daw po siya na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Magkano? 35? Hindi ka naman mali, Idol Rafi. 35 million. Million? Million pesos. Kasi nga po, Idol Rafi, nakabili wow! naman daw po ng house and lot, kotse. Ayan po, Idol Rafi. 32 million in pesos. Opo. Ayan, 32. Ayan na po, Idol Rafi. Money sent to Leia Nasis. 31.9. Kali. Good afternoon to you, sir. Good afternoon, Senator. Mr. Henry McHenry. How are you, sir? Not too good. Not too good. That's the reason why you're here. Well enough. I'm glad to be here and thank you for the opportunity. And I'm glad to have you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Can you tell us your story, Mr. McHenry? Met Leah in late 2017. Okay. Married in Australia, registered here, October 2019. Okay. Thought I had the idyllic life. This is just a beautiful country. Thank you, sir. She was a beautiful woman. I'd retired. She was? She was. Oh, you're no longer together. Well, she is. She was at the time and still is, I guess. But are you still the husband of
this girl? We are still technically married, yes. Okay, there's no divorce happened yet, right? No. It can't under Australian law. It needs to run. And before you proceed, can we get the name of that person, sir? Your wife? Ma Leonora Nassis. Nassis. Ma Leonora. There you go. Maria Leonora Nassis. Okay, go ahead, yes. Sir. Okay. I was very comfortably retired. I've been a successful attorney and then a resort operator. I thought my life was mapped out wonderfully for me. And where did you meet, sir? Here in the Philippines? Online. We met online in October or September of 2017. 2017, okay. And online. We physically first met on the 17th of November 2017. 2017. And yes. Where is that at? Here in the Philippines? Or Philippines. Here in the Philippines? I came to the Philippines. Okay. And which province is that, sir? Beg your pardon? Which province? Which city? Cavite. Cavite. Okay. I know what that is. Okay. Yes. Das Marinas. Das Marinas. Okay. Yes. Wow. Yeah. That's a beautiful city. Yes. In Cavite. Yeah. Okay. Then what happened, sir? Everything was fine. COVID, of course, was terrible for everyone, but we got through that quite well. I spent all that 16 months in a row here with Leah. Okay. Thanks to your wonderful government that didn't insist that I leave. Okay. Things were going well, and then out of the blue, I'd gone to Australia in early 2023 for my daughter's wedding. Okay. I had entrusted Leah with our money and our assets. Mm-hmm. And really, for the first time, I needed to call upon Leah to give me a significant sum in order that I could assist in funding my daughter's wedding and giving her a decent wedding gift. Okay. Well, that the alarm bells started ringing pretty well immediately. I was given a check that bounced and was drawn on a company which had been liquidated 10 years previously. How much was the check for, sir? US$39,500. That's more than a million. Yeah. Oh, well, not actually. Well, times 60, so. Okay. You know, 50,000 equals to, yung 50,000 magkano sa pesos? How much was that, sir? 39,500 US. Itayos mo sa pesos yan. Para maintindihan ng mga tao, ipinag-usapan natin. Para sa nanonood sa atin, malaman na gaano kalaki yung pera. Sabihin mo lang times 55. Tama. 2.1 million. Okay. In pesos. Yes. Okay. So, obviously, things deteriorated very quickly from there. Nobody had seen Leah physically since late January, early February of this year, of 2023. I flew to Manila and then went to the family home in April of 2023. Okay. Leah was not there. Okay. I'd been prompted to go by phone calls out of the blue from a neighbour in our subdivision. Okay. Who herself had lent a significant sum of money to Leah and was out of pocket that sum. Leah. Did you buy properties here in Cavite, sir? I was told we bought investment properties in Cebu. So you gave her money for an investment to buy an investment property in Cebu? Yes. And you gave it to her? Yes. And so did my friend. Okay, and how much was that, sir? How much is the amount that you gave her? I think the original investment was about 300,000 Australian dollars. Again, if that's what, magkano bang Australian ngayon to 200,000? Alam ko is ano ata? $1 equals to how much in pesos? About 35. So it times round figures. 300 times 35. Para maintindihan ng mga listeners natin. Yung pinag-usapan natin dito ng mga amount. 10.5 million. Yes, and in bearing pesos. In mind, half of that was a friend of mine. So half of that was loan from a friend of yours? Yes. Okay. Guaranteed. It was a loan. Guaranteed by me. Guaranteed by you? Yes. Well, he didn't know my wife that well. Okay. I'm just curious because you said you gave her, how much was that?
300,000, I mean, magkano una? Ay, yung una po. You gave her yung US dollars, yung pina-amount natin. About 32 million altogether. Yeah, why did you allow to reach it to that big amount when you said in the first time she issued you a bounce check? Oh, that was at the end of our relationship. Oh, at the end. Okay. When did it all start? When you keep giving her money, and later on, at the end of the relationship, you did notice that something's going on. Yes. But when did it all start, giving her money, or her asking money from you? Oh, pretty soon after we had met. Pretty soon, like back in 2017 when you first met. Well, nothing in 2017. It was late in the year by the time we met. 2018. Yes, and I think what I've provided to your staff is that between meeting in November 17, okay, and March of 2019, uh-huh, the total sum advanced by me was some 4,200,000 peso. So the bulk of the financing by me began after March 2019. Okay. Were those monies you gave her, was it as a result of her asking it from you, or you giving it to her? Oh, no. Because you wanted to give her money or support or something like that? I wanted to invest or co-invest in a business with her. Oh, so it was her who offered business opportunities to investment? Yes. To you? Yes. Okay, and because you did trust her at that time. Completely. So you never said no. You kept saying yes and then keep giving her the money for the investment. Yes, sadly. Okay. Yes. Sadly. Until it reached to like 30 million in pesos. Yes. Oh, my goodness. Okay. Was it every single month or every week or no, quarterly? If you studied the bank statements which I provided your staff, it's very ad hoc, and it's not consistently each month, it's not consistently each quarter, it's as and when she asked, and some were incredibly modest amounts of money, you know, perhaps 2,000 peso, 5,000 peso, something okay, like that. Okay, very good. Maria Leonora Nassis is already on the phone. Okay. Would you like to talk to her, sir? Sure. Okay, Maria Leonora Nassis, good afternoon to you, ma'am. Afternoon, Sir Tolfo. Ma'am, you know, Ma'am Leonora, opo, nandito po yung husband nyo, si Timothy Gerald, ma'am. Opo. Would you like to talk to her? Narinig ko po lahat. Go ahead po, ma'am. Yes, I've heard everything what he've said. Okay, go ahead po. And I don't deny the fact that he did give me some money. Okay. But you have to ask him in return, how many years does he live in the Philippines without spending a dime? And how much is he spending for his booze and his food and all the holidays? Does he give me money for that? All he counts is the one he gave me. But he never counts all the expenses that comes out from the pocket of the money he have given me. Well, sadly, that's where we'd have to disagree, because all our holidays were funded by me, for starters. It's not. Secondly, it's not true. I have my own receipts that it came from. Which it came from. Was that? From my account. Okay. Yeah, what so, business was that? Anyway, Tim, the bottom of this is, we have agreed, you have forgiven, we agreed, we tried to fix this, and I have signed the documents, handed over you the house and everything you asked me to sign for, just to make this as peaceful as possible. And here we are. What is it that you want from me? What else do you want from me? I've signed everything you asked for. You threatened me to the max. You threatened my daughter, you threatened my mom, you kicked them out despite of the agreement we have, on top of that, signing the documents and endorsing the property to you. What did you do? You kicked them out of the house prior to the sales of the property, which you have promised you will never do. And then the moment they walked out, I'm sorry, Sir Tulfo, the moment my mom and my daughter walked out that door, he brought in her mistress in the house.
There is no mistress, point one. Oh, the moment, come on. The moment. You can deny, no, you can deny all you want, Timothy, but did you ask her? Do you know, do you even know that she's emailing me? And yes, she's texting Kathleen? Yes, I do. And she's, you can deny anything. You can deny all you want that she's not your mistress, but she's been telling people and she told me on the email that she is your mistress and you started the relationship last year, February. February? No, I don't think so. I have that. Can I just deal with your allegations? Firstly, I sent an eviction notice to you concerning the property when I discovered that you were offering it for sale clandestinely. That is your allegation, Tim. I have denied that allegation. You have, even though... Ma'am, can I butt in, sir? Okay, I'm curious about the two properties. I think you did mention about two properties, ma'am, that you signed over to Mr. McHenry. Opo, sir, mayroon po akong sinayin sa kanya na full, mayroon pa siyang unrevocable SPA. Okay, what are those properties, ma'am? Which properties are those that we're talking about, ma'am? The one in Dasmariñas po. Dasmariñas and, because you said two. So you signed it over the title. Ang bahay po ko, sir, kasi ang sa Cebu, matagal na po yun bago pa mag-pandemic. Alam niya yan. You know what happened to the property in Cebu. So you don't bring it over in this problem kasi the only concern is that you wanted the house. What we discussed is I signed the house over to you and this is all gonna be peacefully mended. And okay. You promised me that we're gonna have a new life, this and that. And so, you know, you conveyed me for it. Okay, so... And here you are. So magkano po yung property sa Cavite? Mga nasa 6, mga... Kung ira, iwawasto po yan, sir, sa market value. Mga nasa 7.5 siguro. 7.5. Okay, so yun po yung property... Sorry, sir, I'm gonna talk in English now so you would understand. So that's the only property that you signed over the title to him, worth 7.5 million. Is there any other property aside from that, ma'am? No, that's the only property that's been signed and endorsed. Okay, to him. And then there's been a verbal agreement or written agreement that there will be an agreement. No, this is because I trusted him and with all to show him that my remorse of what I've done because okay. I accept the fact, Sir Tulfo. Yes, ma'am. I was hooked with the casino. I had a problem, so I did. Spend some of the money okay. And this is because to show him how much my remorse is as a wife and as a mother to my daughter and a daughter to my mom, I have signed fully everything he asked me to sign. Okay, aside from the properties, which other properties or money considerations did you sign over to him as a result of that agreement that you did have, like you said, as part of the conciliatory arrangement? That's the only property, sir, because that's the only property that's left. And besides, I also have proof from bank to bank that I did pay him back some money. And how much did it amount to? I probably given him back about 30,000 to 40,000 Australian dollars. Okay, on top of the 7.5, on top of the property in Dasmariñas, you also gave him back monies amounting to 30,000 to 40,000 Australian dollars. Is that what you said? Yes. Opo. Would you like to react, sir? Transfer po yan. Transferred to his account. Okay. Those two that you did mention, the money and the property, that's part of the agreement for you to settle amicably. Yes, sir. Did I get it right? Is, and even the fact that I have not even read a single paragraph of that letter he made. I just signed it just to show him that that's how much my remorse is. And I didn't even had a copy of it, sir. Wait a minute. You keep mentioning, I think for the third time I've heard the word remorse. Why are you saying that it's part of your remorse? Yung pagsisisi ko ba, sir? Yung ano ba sa English yan?
Nagsisisi ka dahil? Nagsisisi ako sa mga nagawa ko na nagastos ko yung ibang pera niya. Okay, very good. So inaamin niyo po, diba, meron ka mga inaamin pera na gastos ko, na hindi mo ko, dapat sir, hindi pera, pera niya. Uh-huh. Okay. Okay, sir. Pero sir, ano yun naman niya, hindi lang naman yun lang. I mean, how many years, can you please ask him, how many years have you lived here? Okay, she said and she felt remorse. How much? Sorry? Okay, ma'am, wait a minute. She said she felt remorse for what she has done in the past, which is part of which is spending money that doesn't belong to her, that money that belongs to you. What's your reaction, sir? Well, it's whether or not there's remorse, there's never been an explanation given to me for where all this money went, save and except that it went to gambling, principally at a premises called City of Dreams. But I'd like that confirmed. Is that the case or is it not? Yeah, she did mention about gambling, I think. Yes. I remember, yeah. And as for funding our food, day-to-day necessities, travel and such items, my finances are an open book. You have a copy of them. See how many payments there are to American Express and to MasterCard, where those cards funded by me, always by me, paid for by me, funded our day-to-day necessities and our extracurricular stuff like holidays and journeys. I can't imagine Leah could prove that she once paid an airfare to or from Australia. Okay, sir, what is it that you want from her now? I want a genuine accounting for where my money went. If it's gone, it's gone. But all to date I've been glibly told is, sorry, I've lost it, I gambled, I had a problem. Well, show me that okay, that is the so, case. Okay, I just want to make it clear, and she's listening right now. You just want a thorough accounting. Yes. Of all the monies that she spent. Yes. Where did it go? Yes. How was it spent? Yes. And then after that, if she can present you those documents, everything's going to be okay? I'm a realist. If the money has gone, it's gone. I can't. And you can call it quits. I can't ask her to print new ones. Yeah, but all you want is an honest-to-goodness accounting of all the monies that was spent and where did it go? Yes. Okay. And some serious cooperation with in fixing the mess she's left me with. It only last week or the week before. Okay. Ma'am, did you hear it right? What she said? What he said? How can I give him the accounting process? How much I lost in the casino? Maybe we can ask the casino to provide a video every time I'm there, and he himself knows that the casino City of Dreams are giving us a week or 2 weeks free accommodations and food. How does he think that's possible if I'm not spending that much in the casino? He himself has been there with me. Yes, I have, and I enjoyed myself. Yes, thank you. Spending 10 pesos a time gambling on those fake horse races. 10 pesos? 10 pesos a time. 10 pesos a time? Yes, gambling on the fake horse races. That's what he's been playing with, that machine that he's playing with the other machines. In any event, it's inconceivable that Leah didn't have some sort of financial arrangement with City of Dreams where rewards were issued based on turnover and participation by her in gambling at that premise. Okay, let me ask you this. If you don't believe her that all the money you're seeking for an explanation from her, if you don't believe her that it was all spent to the casino, where did it go as far as you're concerned? It might still be there. But she did admit to you that she spent all those monies in the casinos, City of Dreams. She's claimed that's the case. And if it is the case, I have no choice but to accept it and move on. But I'm surely, with this amount of money... Would you like the casino to give you records of the money she spent? Yes. I don't think it's going to be possible. It's very hard. Why can't Leah as the... No, sir, let me tell you this. Because I'm the vice chairman of the Committee on Games and Amusement, and I know pretty much about how casinos operate. They cannot give you total accounting of
each and every cents, pesos, or dollars that you spend inside that premise. But the only thing that they can provide you is the camera, unless if you're part of the junket, where you go in and you were registered and you get in into that gaming system of that casino through a junket, then that can be possible that they can give you an accounting of how much money is being spent by you while you're gambling in that casino. Right now, maybe the CCTV footage they can provide as to how many times did she enter the casino premises. But well, the fact that she admitted to you that she spent those monies in the casino, that should tell you that she wasted all those millions of pesos in her casino gaming or in such a bad vice, well, which is gambling. Yes, if everyone is telling me that no one can ascertain whether that's truthful or not, then that's a reality, but a very sad and dissatisfying reality. So you're not satisfied her telling you that she spent all those monies in gambling? No. She must have spent it somewhere else. I say it's possible. And which, when you say possible, so what is that you think possible she might have spent on other things other than the gambling? Yes. Which one? Well, I can't say. There have been other gentlemen involved whilst we were married. I don't know what. Oh, so you're thinking maybe she spent it on other guy, on another guy? Quite possibly. I don't know. I know she's borrowed money from other neighbours in our village and spent that money visiting other guys. Okay. So ma'am, so hindi siya niniwala na sa casino mo lang naubos yung pera, eh baka raw yun ay nabigyan sa malalaki. Sir, hindi po. Wala na po akong magagawa. I can't do anything if he won't believe what I'm trying to. I admittedly have signed on top of all, sir. Please note, Sir Rafi, with my high respect to you, please note that I have signed and endorsed the only home I have left sa kanya without even reading a single paragraph of it, kung ano yung pinirmahan ko, just to show him that I feel really bad and I have the genuine and pure na ibalik sa kanya whatever I can para mabayaran yung kapatid niya tsaka yung kaibigan niyang kiniklaim niyang may utang. Okay, sandi po mama. So, yan lang po yan, sir. Eh. Yan Apo. Lang po yan eh. Tapos na yan eh. Apo. Kaya lang, they're trying to reach me this past... ang kabit niya kasi ang nag-i-email sa akin kaya hindi ako sumasagot. Kayo naman, sir, sa katayuan ko, asawa ko, siya pa yung matapang. Opo, opo. Nag-i-email siya sa akin, sir. Ini-email niya ako kung ano-ano pinagsasabi niya sa mga kapitbahay. Okay. She's living in my house. Bahay ko yun, sir. Tinanggal na yung anak ko doon at ang nanay ko dahil pinauwi na yung kabit niya doon. Ay, so the same house, sir. The same, sir. Na umalis yung mga, yung anak ko tsaka yung nanay ko umalis. That same afternoon, pagkaalis na pagkaalis mismo, dumating yung kabit niya agad. Nasa kabilang bahay lang pala nag-aantay. Okay. Ayun. I have proof to that, sir. Okay. Mr. Yun, yan ang motibo niya. Gusto nilang ibenta yung bahay. Gusto niya ibenta yung bahay. So, on top ng lahat ng pinirmahan diba ko sa kanya. Na-assign yun na sa kanya yung Dasmariñas home? Yes, sir. Opo, opo. Ewan okay. ko kung bakit kailangan ko pang pamahan. The house in Dasmariñas has already been assigned to you? There is a power of attorney. The document, the title of that property has been signed over to you? A power of attorney has been signed in my favor. Right, in your favor. So technically you own that property. No, not true. It's already been signed over to you, not yet? No. But your mom, you're willing to, like you said, I thought, ma'am, sabi niyo po, naibigay niyo na po sa kanya yung property. Sir, ask him. Please ask him. I signed everything he wants me to sign. Okay, so you're willing to do that? For that piece of property. Not true. Nag-sign ko na po sa kanya. Nag-sign ko na po sa okay. kanya. Sa kanya na po, pati irrevocable. Sandali. Pati yung irrevocable SPA. Ma'am, ito mandi si Ma'am Ann. Magandang hapon sa'yo, Ma'am Ann. Good afternoon po, sir. You're the I-clarify girlfriend? Ko lang po yung... Kayo pong girlfriend niya ngayon? Opo. Nang yung nagtapang-tapangan po ako. Hmm.
ang sa akin, nandyan yung email ko sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanya, being a mom, may mga anak ka, bako kayo dumating sa korte o kay Tim, kay Sir Tulpo, bakit hindi nyo ipapats up ito? At ano ba ang papel ko dito? Huwag mo ako akusahan na halimbawa, interesado ako dito kasi ang purpose ng bahay, humingi sa akin ng tulong si Tim kasi may utang daw siya sa kapatid niya na 4 million. Okay. At saka 3 million sa kay Mark, kailangan niyang babayaran kasi iniipit siya sa Australia. Okay. So, wala akong magagawa, sabi niya. Anong maitulong mo sa akin? Kasi wala akong pera. Okay, let us say, sabi ko, ang maitulong ko sa'yo, i-garage sale mo na lang yung gamit mo para may pera ka. Clean the house and everything at i-endorse... Ma'am, before we go on further, now, is it true na yung bahay sa Dasmariñas worth 7.5 million ay ina-assign na niya dito kay Mr. McHenry? Pinirman daw niya lahat ng mga documents that needed to be signed and he did sign it. Is it true? Yes po, sir. Pero explain okay po ng attorney kasi ang bibili halos mga pag-ibig loaner. Ngayon, sa pag-ibig, kailangan nila po yung title po. Nasaan yung title? Wala pa po kasi nasa kanya yung okay title. Okay, excuse me. Wala hold on, right, para mapabilis tayo. So, ma'am, ma'am Leonora, kung talagang naka-assign sa kanya, ba't di pa i-release yung title? Ibi padala na dito kay Mr. Sir, McHenry. Sir, wala po sa akin ang title. No? Hindi pa po nai-issue ng PhilInvest. Kaya nga po, ang PhilInvest, binigyan ko ng authorization yan siya. Naka-authorize yan doon siya. Sige, makakatulong po kami. So, the title is with PhilInvest, and we can help you on that, Mr. McCleary, Mr. McHenry, and we would tell PhilInvest to release the property, the title of the property to you. Yes. Okay? Yes. Oh, okay na po yun. Oh, okay na po yun, ma'am. Tutulong yan lang po kami. Po yan, eh. Yan lang po, sir, ang problema niya. Ba't nila ako ginugulo pa? Tapos na eh. Nagpirma na ako eh. Okay. Huwag na nilang guluhin. Pinahiya pa nila yung pamilya ko ngayon as nalathala pa sa lahat yung problema. Diba? Okay, so once you get the title to that property in Dasmariñas and plus the SPA coming from Maria Leonora with that office and you having this amicable settlement finalized, sir? As long as we don't lose sight of the fact that I still require, to what extent it's possible, confirmation that a vast sum of money has gone down the drain at City of Dreams. And I don't think it's unreasonable that I ask that. Like I said, sir, I don't think that's going to be possible. Each and every sense, she has to get proof that it was spent in the casinos. That's going to be very hard to do. Even if she's registered as an account holder at that casino. Well, if she have a card, meron ho ba kayo? She's got a card. Card member ho ba kayo, ma'am? Yes. Ng casino? Nagpa-member po ako lately na lang po nung nalaman ko nang meron palang ganun. Tama nga pala, tama. Pero okay, kasi kung meron ka palang card, kung meron ka kayong card, kasi every time na nagpapalit ka ng pera, nina-register yon. Buti nga, nabanggit yes, ka pala. Yes, sir, pero the thing is, ang nag-register po ako lately na, hindi po nung start ng gambling. But hold on. Pero sir, before you accuse someone of having an affair with someone, you should look in the mirror first because you have right next to you. No, my marriage is well and truly over and has been for 12 months. I'm sorry? My marriage is well and truly over. Has been for 12 months. Okay. But she did mention to us a while ago that it was you who first, you know, had a relationship with another girl. That's not the case. So, but anyway, so you wanted her to go to City of Dreams. She's got a card where she accumulated points with every time she pulled down on a slot machine handle. Because your suspicion is she did not spend all those monies in the casino. Instead, she spent it on some other guy. Is that what you're leading to? It's one of the possibilities. Sir, to make it short, I want to make it short because we only have... Yeah, it's one of the possibilities. 15, another is that the money hasn't been lost gambling. And she still has the money. Yes. Okay. Ma'am, pakisagot na lang. Ma'am... Sir, I can't tell him
wala talaga. I can't tell him enough. If I have the money, do you think I will be here working? Do you think I'd rather be here working my ass off and be far away from Emily? Where are you at right now, ma'am? In Australia? Sir, I'd rather not say, okay. Kasi ang dami niyang threats sa akin eh. Kung okay. Gusto niya, sir, off air, sasabihin ko sa inyo kung saan ako. Pero ayoko pong sabihin na nandiyan siya nakikinig. Kasi, sir, pwede kong pakita sa kanya, sa iyo yung mga threats niya eh. Okay, sige po. Ma'am. So sorry, sir, pero I'm happy to tell you where I am off air. Sige po. Okay, so what is, ma'am, sorry po, ma'am Ann. Ang problema kasi more on him and her, not po sa inyo. So enough na po yung napagbigyan kayo ng konti. Ma'am, excuse me. Sila lang po may problema. Eh, kasi pinilit ako ni Sherry na ipasok ka. Actually, dapat sila nag-uusap. Kasi kung ipapasok kayo, baka pati kayo madidiin dito. Okay. Sir, what is it exactly that you want? Well, what money I could recover, and that's quite possibly none. Assistance with the sale of the house in Das Marinas. Okay. So at least I can recover something. I can help you with that. And we have been mercilessly mucked around by the developer, PhilInvest. That title, they claim, is going to take some 20 months after payment to them. Like I said, for the second time, yes. I can call PhilInvest. Apologies. And the same time with a letter from her giving permission to PhilInvest to release the title of the property to you. I have that already. Okay, so that you can sell it. You don't have to sell it to Pagibig. You can sell it to any other private individuals who might have the money or the cash that you need, like $7.5 million or even more, you know, so you can have that much money in the bank later on. Okay, that I can help you. That I can guarantee that I'll be able to help you. Aside from that, is there any other thing that you want me to do? PhilInvest, and then I just have some practical problems that I cannot afford. And what are those practical problems? And the most practical and pressing is the relocation of a dog. A what, sir? A dog, a D-O-G. Dog, what about the dog? It needs to be relocated to a province where someone's agreed to take it. Phoebe. Okay, what kind of dog is it? It's an Alsatian, so they're not easy to give away. You want us to help you relocate the dog from here to there? No, you asked me what problems I had. Yeah, because, okay, aside from the property, the title coming from... yes. Ano bang pangalang, ano? Hindi, anong pangalang ng subdivision? Fairway View? Fairway View. No, ano bang subdivision? What was this? PhilInvest, come on, guys. Nakatula lang kayo, okay. Inulit ka. So aside from that thing about PhilInvest releasing the title to you so you'll be able to sell that property in Das Marinas, the second problem that you want me to help you solve is to transfer. Makikinig kayong lahat ha, nakikinig kayong lahat. Huwag nakatunga nga lang kayo and then pag tinanong ko kayo, nakaganong kayo. Don't do that. Oh, we find you want us to help you relocate that dog. Or find a really good new home for that dog. A good new home. So you want it? I want the dog happy. You want to adopt that dog? Have it adopted? Or I my preference is to send it to my friend. But if the alternative, what's your friend? Phoebe. To give it to her. Yes. Give it to her. Where is the dog now? I can't afford to pay to get it to her. Well, where's the dog now? At Das Marinas. In Das Marinas. Yes. And then where is she? Where does she live? Ginseng. General Santos. Oh, okay. So very easy. So get the dog now and I'll have it transported to General Santos City. Well, if you could do that, that would be wonderful. Okay. That would be wonderful. Sige. Done. Thank you. I'll have it. Thank you so much. I'll take care of it. Okay. Have that dog transported to Jensan. Yes. Even tomorrow if you want to. Thank you. I can do that. Thank you. Anything else? No. Okay. Ma'am Maria Leonora, okay na po tayo? Apo, Sir Rafi. Thank you po, sir. So meron kang gustong sabihin kay Mr. McHenry, later on, I would like you to say something to your ex-wife. Well, go ahead. Go ahead. Ako po? Kayo po muna, ma'am. Ma'am Maria Leonora. Okay. Well, I hope this is going to be the last time and no one would bother me anymore because I have done everything. I have signed everything you have asked me to. So I'm trying to move on
you know, and live peacefully. So please tell your mistress that stop sending messages to my daughter and stop sending messages to me. Thank you. Okay. How about you, Mr. McHenry? Would you like to say something? I hope life goes better for her than it has more recently. I hope she stops gambling. And I hope she meets someone nice and gets on with her life. I've got no inherent structural bitterness towards her at all. I just want out of this mess as best as I can. Okay. Yeah. Okay. Nicely said. Hold on. Mom, alias Ann, does she gamble? No. Nagsusugal po kayo? And does not gamble. Nagbi-business po ako. So. Ah, good. Huwag niyo na pong gawin yung ginawa ng kanyang ex, which is bad. Yung nagsusugal. At saka, sir. So, okay. Would you like to say something to Miss Maria Leonora? Iko-correct ko lang yun po, sir. No, kung can you say it in English? Yes. She can understand. If I wrote a letter, but that letter, it does mean that it disgrace. But that letter, just to let my feelings know that it's not, it's a good letter for their intentions, if they're going to have a reconciliation, that I just clear my name, that I am just here to help this man because I am very pity with him. I don't need his money. I have my own business. I raise my kids. I have my professional kid. I have my professional now. When I wrote the letter, the intention for that is if we can avoid to reach this point, if they can fix everything to them, I'm going to give the way for them for reconciliation and everything. And that letter is there. There is no bad intentions for that. That is for the good. Yes, sir. Okay. So, Maria Leonora, would you like to say something or you have any words for Miss Ann? Yes, yes, Ann, whatever your intention was, good or bad, you're still a mistress. So just please keep your boundary and I'll keep mine. All right? Thank you. Okay, that should do it. Extraordinary statement from someone who's done the things she's done, but yeah, let's call it quits. Okay. Do you have a boyfriend now? Have not. I have not. Or you have not seen a single man with me. I have, you on the other hand, have brought your mistress at home the moment you kicked my daughter out and my mom. So that's it. Okay. Then anyway, I didn't fly to Sydney to meet one whilst we were happily married. That's, did I? I didn't done. Fly to Sydney and lie about it whilst we were happily married so you could go and make love to another Australian. Whilst we were happily married, I thought. You're the adulteress. That's your allegation, Tim. Anyway, that's finished. It's not an allegation. It's a fact because you know that he and I actually speak now. Vivian Clark and I speak often about you and his affair with you whilst we were married. So don't come all prim and proper. You've got no justification. At least I know. You're the one who brought your mistress home when you kicked my daughter and mom out. Yep, our marriage was over. Mistress is not the word you should be using. Adulteress. Okay? But I won't. Very good. Let's leave it peacefully. Okay. And we'll move on. Very good. So in other words, is that all? Ibig sabihin, pareho siya nagkasala. Si ma'am, habang sila ay kasal pa, meron din daw kumabit. And then itong si sir, habang sila kasal pa, kumabit. So pareho may allegation na gano'n. Let's end it that way. So let's call it quits. Okay na. Nag-uwa na si ma'am. So, anong kailangan niyo sa akin, Sir Rafi? Okay, do I need to sign a documents towards you or okay na sila? Okay na po yun, ma'am. First of all, tutulungan po namin sila na tatawagan ko po yung fill-in best para yung pong property sa may Das Marinas Cavite ma-release po yung title so that Mr. McHenry would have a hold of that property and he can sell it anytime he wanted to. Nang sa gayon, mabawas-bawasan po yung kanyang problema pinansyal. And then pangalawa, tutulungan ko po siya yung aso po na nasa Das Marinas, may transport ko po transport papuntang Jensen doon po sa bahay ng kanyang new girlfriend. Yun lang po. So solve na with that. Sige, Sir Rafi. Salamat po, ma'am, sa pagtanggap namin thank tawag. Thank you po. Good afternoon to you. Sir Rafi, ma'am, I will email PhilInvest para ma-assist po kayo ng maigi din.
Okay. At least from me po yun na ano. Okay, meron pa lang sabihin. Last one na lang po. Go ahead po, Mr. McHenry. Whilst Leah is there, there is one thing. It's only as recently as last week that I've asked her to sign something in relation to the house. Mm. And the offer was she would do so if I paid her money, which I am not inclined to do. But now she's not paying. But now she can make a promise to you that she will sign. What else is needed to be? Without any I beg your pardon? I beg your pardon, Timothy? I asked you to sign something. No, can you please read my email to you? I did not ask you for money. You didn't even ask me what I want. You said, what's in it for me? You assumed I wanted money. What's in it for me? What do you think that means? Okay. You didn't even ask me. You didn't even ask me what I wanted. I would have just said, I want the fridge. I want the fridge and the washing machine. Oh. Well, you wouldn't have got them. Oh. Okay. But anyway. So wala na pong pera kayong hihingin sa kanya, kapalit nung pong title. Wala po. No money. Okay. No money. Nothing. He just assumed... That's what I want. Okay. And because that's what he thinks, he's always right. Kasi he's a lawyer. So. Okay. So anyway, ma'am, very clear to us now that he's not asking for money in exchange for you signing over that property in Das Marinas. And you said you're going to help us. It's been signed po, sir. Okay. Na-sign na po yan eh. Tapos na yan. And then you'll go. Hindi ko lang alam kung ba't pa nila pinala. And then you'll write a letter. To the Phil and Best and telling Phil and Best to help us release that document to Mr. McHenry ASAP so he can sell it anytime he wants, right? And he knows that. Yes, Opa. Thank you. Clear. Thank you. Mm-mm. Thank you so much for your time, Ma'am Maria Leonora Nasis. And thank you very much. Po, maganda Rafi. Hapon po, ma'am. Mm. And thank Mr. you, McHenry, thank you for coming. Thank you. And we will assist you, especially on that I am so property. Grateful. Thank and, you so much. Same thing for the dog. Okay. God bless you. Thank so you when very would much. You like that dog transported to Jensen? How big is that dog? I haven't seen that. Shepherd, sir. A German Shepherd? Yes. That's a big dog. Yes. How old is the German Shepherd? About four. 4 years old. Four and a half. Okay. Very gentle with us. Of course. With so others. You live in I'll have it transported. Yes. Yeah, okay. So. That's wonderful. Thank you so much. Problem solved. Yes. Thank you. Okay. Kanina sabi ko, wag ko kayo magsalita kasi ayoko po mamadamay kayo dahil gusto ko sila lang muna ang nagsusolve ng kanilang problema kasi silang dalawa may problema sa isa't isa. Ngayon sumingit ka, tuloy pati ikaw ay nasama ni Ma'am Leonora. Ma'am Maria Leonora. Mali kasi yung statement niya, sir, na February. Actually, sir, hindi naman ako tanga. Okay. Pero okay na po yan, ma'am. Nagkapaliwanagan na. Hindi kasi kanina iwasan kita magsalita. Kasi pinipilit ka ni Sherina dalhin dito. Eh, gusto ko yung attention ni Mr. McHenry at saka ni Miss Nasis sa kalang dalawa lang at hindi ka madamay. Eh, nandito ka pati ikaw naipit. Pero solve naman na. Okay, ma'am? Salamat po, ma'am, sa pagpunta rito at pagsama sa kanya. You too have a nice day, sir. Thank you. Thank you very much. You. Enjoy your God stay here in the Philippines. Thank you for your help. God bless. Thank you. Wait a minute. Sherry would have an advice. Ikaw na magsalita ka English. Spoken English. Wala na ako nabaon. No, say something. Thank you very much, sir. Sure. No, thank you very much, you, sir. You want to say something, anything, just small talk. Thank you very much, Mr. McHenry, for the trust. And? No, thank you for your help. Yes. Well, what's your advice to Mr. McHenry as far as, you know, the Philippines and how he'll enjoy his stay here? Say it in English. You enjoy your stay here, sir, and I hope you... Have a nice day, sir. Would you recommend which restaurant both of them should go visit and what kind of place, food? You should also visit the Palawan and the Siargao and the Cebu and the Bohol. You should travel, sir. I've been to most of those places. And what places kind of food already? Would you like to recommend to Mr. McHenry have and the restaurant? Have you tried the lechon or the chicken adobo here? Yes, I have. Indeed, many times. Okay, are you having fun? This is a beautiful country. I told you, I think, thank you so earlier much. That I wanted to stay here, even notwithstanding. On behalf of the Filipino people, we welcome you here, sir, and we're very glad to have you here. Thank you. I hope you're going to enjoy more your stay here in our country. Yes. Thank especially you, sir. Palawan. Palawan. Thank you so Palawan. Much. Palawan, sir. Have a nice day, sir. Thank you. And God bless you, friend. And God thank bless you for your help. Ma'am, Ann. Ingat po kay Ma'am Ann. Magandang hapon. God bless.
Ricky. Napakaganda. Ang story na ito, solve na naman natin. Yun. Mapait nga ito talagang ito si, ano eh, si Sir, si McHenry. Ang sa kanya lang kasi talaga, may paliwanag. Opo. Ngayon ko lang naalala na meron din palang accounting kung member ka. Kasi ito pala si Ma'am Maria Leonora. Opo. Member. Pag member ka, meron nga yung card. Kaya dun sa card na yan, tuwing ikaw ay magpapalit ng pera para sa chips na isusugal mo, meron kang nag-register yan. Kung ikaw maglaro ng machine, meron kang isusok-sok dun sa machine. Card lang, sir. Yung card. Tapos ngayon, tuwing hulog ka ng pera, mag-register yun. Doon malalaman yun. Mm. Diba? Tuwing meron kang bibilhin, register yun ang sinasabi ni sir. So, mukhang meron siyang alam sa mga kasino. Takbo. Mm. Now, maliban na lang kung hindi ka member. Opo. Pero inaamin naman itong, on the other, inaamin naman itong ni Ma'am Maria Leonora na naging sugar rule siya, kaya nga paulit-ulit niya sinasabi, nagsisisi siya. Mm-hmm. Yung sugal. Kaya nga, nung last hearing, kung nanood po kayo nung last hearing, inutusan ko yung PAGCOR, magkaroon sila ng monitoring na moto proprio. Huwag na sila mag-antay ng kamag-anak, magsumbong na ibanyo ito. Pag na-monitor nila na isang player nila na talamak na ang pagsusugal, he or she is gambling beyond his or her means, then sila mismo ang mag-ban. Kasi ilan na po ang napapabalita ng mga sugarol, nagpakamatay, nasira ang buhay, pamilya na biyak, naghiwalay, nagmukhang kawawa. Tama po. Ang buong pamilya. Naghurimentado. Yung sa ano? Yung sa resorts world noon. Mm-hmm. Kumuha ng machine gun na naghurimentado. Marami po mga ganong insidente. Kaya ang sabi ko doon sa PAGCOR at sumakay naman ang PAGCOR sa next hearing po namin, next week in a couple of weeks, sabi ko, give us a plan or a system na gagawin ninyo para ma-monitor nyo itong mga talamak na sugarol na mapigilan nyo, na huwag na munang pasugalin. Kasi sinasabi sa amin, sa akin, ipapaano raw, therapy, at kakausapin. Sabi ko, hell, hindi lang yon, kulang yon. Kaya mismo, iban nyo. Opo. Huwag nyo naintayin yung pamilya na magreklamo. Pag nakita nyo, milyones ng tinatalo, kakausapin nyo, ano bang trabaho mo? Mm. Kunyari, sinabi niya, ang trabaho ko ay, ako ay, okay, call center ako. Call center ka, sige. Bakit natatalo ka ng 1 million, 2 million? There's something wrong with that. O kung sabihin niya, ako po ay negosyante, ano pong negosyo? Hardware. Okay, pero natatalo ka na ng 50 million, aba, there's something wrong with that. May babak. Stop na muna. Para matigil na muna itong tuloy-tuloy pagkatalo itong tao na ikakasira ng kanyang negosyo. Ilan na po mga kakilala ko at kaibigan ko na bankrupt po yung negosyo. Na-wipe out yung negosyo, nagkahiwalay sila ng kanyang pamilya, pati anak naging kawawa dahil sa sugal. Yun. Kaya sa susunod po na hearing, gusto ko magpakita ang PAGCOR ng sabi nila sistema na mamonitor nila yung mga talamak na sugarol at auto-propio sila mismo gagawa ng paraan na mapapigilan. Hindi na papasukin ng sa lahat ng kasino yung mga talamak na sugarol. Nang sa gayon, wala natin mababalitaan nagpapakamatay dahil talo na sa sugal o nababankrupt yung kanilang negosyo dahil sa sugal or nag-orimentado dahil sa sugal. Okay? Sige, tapos na tayo muna ngayon. Maraming salamat mga kapatid. Shari Roman, good afternoon po. Rafi Tulfo po. Mabuhay ating mga OFWs. Mabuhay ating mga manggagawang Pilipino. Salute. Idol. Robust dietary supplement for men. We'll be right back.
hapon po sa ating lahat and welcome po sa maaksyong edisyon ng Bar de Gulan Serie. Kung saan ay... Ay, wait lang, may kwento. Pero bago ang lahat, ako po si Shari naman. Good afternoon po. Welcome po sa Bar de Gulan Serie. At ako naman si Marcel Tufo Tungol. At syempre ang program po ito, atid sa atin ng Robust Dietary Supplement. Hindi umaatras at hindi umaayaw sa bawat laban dahil sa Robust, 70 pesos per tablet lamang para makasiguro bumili sa Mercury Drugstores nationwide. At meron tayong Robust Extreme para sa mas mahabang date kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme dahil ito ay 140 pesos per capsule lamang. Robust Extreme is also available at all leading drugstores nationwide. At ito sa atin ng ATC Healthcare Corporation. Ayun. At syempre, big savings with rewards and discounts. Savings yung pinaka-goal ko this 2024. Buti na lang may Fortune Pay app. Dahil nakakaipon ako ng points na pwede ko i-convert into discount coupons na magagamit ko to lessen ang babayaran ko sa aking bills. Ayan. So, saan ka pa? Fortune Pay na. Fortune Pay. And, alam mo ba last time, ang intro ko sa Wanted sa Radyo Bar de Gulan. Ay, nako, nalilito ka, Day. Tapos ngayon naman nasa sa Bar de Gulan, ang intro ko, Wanted. Sabi ko, welcome po sa Bar de Gulan serie. Baka nami-miss mo na. Ay, ang lapad. Ang daming kinain yan kagabi. Ayun. Alam nyo, mga kapatid, maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Mga inspirational talks again. Alam ko po kasi na yung iba kasi dito, very touching ang mga stories, especially yung mga kababayan nating mga OFW. Pero this time, mga kapatid, yung mga makakausap natin, actually, makakausap natin is yung inspirational story ng isang tatay niyang chuper. Hindi po madali ang buhay ng isang chuper, especially kapag matumalang pasada, matumalang pasahero, 'di ba? And of course, hindi naman din natin isinasantabi ang ating mga taxi drivers, tricycle rider, mga riders natin, move it, 'di ba? Mahirap dyan dahil ang kalaban niyo of course yung init, pagod, may hahabulin ka pang mga boundary, 'di ba sa jeep? Yung iba ano, joy, hindi pag sa live, di ba may joy minor, meron din yung fake booking. Yung sasabihin, magbubook, tapos ano, pag nandyan na, magka-cancel, mga ganyan. Okay, ano yung unforgettable jeepney experience mo? Or hindi ka pa nakasakay ng jeep? Nakasakay ako once lang. Pero may kasunod, na-backup. Kasi nga, as much as I do want to, and gusto ko rin na i-try mag-commute. Na-try ko na mag-MRT, LRT, once pa lang. MRT maraming beses na. Pero nung hindi pa super siksikan, as in, may siksikan pero hindi ganun ka. Lala. Ano, MRT, tricycle, sa probinsya. Tsaka dito, once. Kasi as much yun nga, as much as I'd like to, hindi na ako pinapayagan. Not because commute siya. It's because for safety purposes din. So, wala rin ako much choice nung mas bata ako, lalo na nag-aaral ako kasi kailangan ko sumunod. Kaya, binigyan ako ng sariling driver kasi nga, ayaw din nilang gabing-gabi magkocommute ako. Siyempre, yung ibang klase ko, umabot ng mga 9 p.m. So, hindi safe. Tapos, mag-isa lang ako. So, syempre, wala naman siguro din magulang na gusto yun, di ba? As much as possible, you want to keep your children safe. Kasi, di ba, minsan sa jeepney, minsan may nang-hold up dyan on the spot. Kahit ang daming tao, din ma. So, yun. Yun ang na-try ko. Ano pa bang ibang... Pero ano experience mo sa jeep? Okay naman. I mean, okay siya compared sa tricycle. And at the same time,
yung jeepney, isa siyang national icon for yes. The Philippines kasi yun yung ano na, tayo lang may ganun. May mga pumipilit gumaya na ibang bansa pero saraw pa din. Saraw is life. Jeep pa din talaga. Yun ang hindi mo. Iba naman tricycle eh. I don't think meron sa ibang bansa. Wala ata. Pinakakakaibang tricycle na nakita ko, alam mo saan? Sa Zamboanga. Ay, yun ang hindi ko pa na-try sa Zamboanga. Kasi alam ko, minsan may ibang provinces na... Iba-iba yung style nila eh. Iba nila yung itsura ng tricycle. Pero yung sa Zamboanga, pag ganun. Even yung jeepney nila, medyo iniiba nila yung ano. Tapos, I think sa Bulacan yun, yung ibang jeep sa Bulacan, as in super haba. Ay, talaga? Oo, as in, meron pakyawan na. Talaga sa ano. Parang truck na in-extend. Kasi parang minomodify nila yung jeepney. Yung ano, para mas, yung mga commuters matuwa. Parang yung maingganyo. Isang pasadahan na lang. Oh, and even, ano siya, nagiging tourist, ano. Parang sa Bangkok, di ba, may tuktok sila. So, parang, yung sa Bangkok, iba-ibang klaseng tuktok. Ginagawa nilang sariling gimmick yung tuktok nila. Para tuktok ang tawag doon. Oo, para mas maraming sumakay na turista. Sa atin naman, parang ganun din. Di ba per jeep, meron yung mga may team yung jeep. Mm-hmm. Meron yung sobrang lakas yung sounds ng jeep. Patok. Oo. Yun yung sinasakyan namin ni AGT, ni Attorney Garrett. Mm-hmm. Kasi si Garrett, si, ang kung... biyahe kasi niya, ako kasi pa... Pa-SSS Kalumpang parang eh. Mm. Siya kasi pa Santa Lucia. So parang pa Kogyo. Mm. Pag ganun yung way niya. Eh halos lahat ng dumadaan from Cubao to Kogyo at Kalumpang, puro patok. Tapos yun yung gumigewang-gewang yung nagdi-drift sa Aurora Boulevard. Mm. Sila yun. Oo, sila yun. Meron naman yung, alam mo, pag may dumaan na GP, sobrang lakas ng tunog. Oo, yun yung patok effects. Yun. Patok yun. Diba? Oo. Tsaka, meron din sa mga jeep. Kunyari, diba, nabanggit ko kanina yung sa Bulacan, yung sobrang haba ng jeep. True. Paano kung ikaw yung unang pasahero? Antayin mo pang mapuno yun. Antayin mo pang mapuno yun. Diba? Meron pa, pagsakay mo sa jeep, mauuntog yung pasahero sa ilaw. Me, yun talaga yung unforgettable talaga. Meron yung talaga. Mga matatangkad talaga. Very unforgettable talaga yun. Kasi tawang-tawa na ako, me. Pero pinipigilan ko kasi matanda yung nauntog. Hindi, minsan may mga funny moments nga daw. Kinikwento sa akin ni Guy. Si Garrett kasi, when he was still studying, nung high school and college. Ano saan ba siya nag-high school? Ateneo. Ateneo din. Commute talaga siya. O, kasi mahalos malapit na lang. Oo, malapit lang naman. Kaya nagko-commute siya. Tapos yun nga, lagi siya nagkikwento sa akin ng experiences niya. Na... hindi, I think jeep ang mas ginagamit niya nung time na nag-aaral siya. More than tricycle. Yung tricycle sa loob ng... di ba may mga subdivision na tricycle lang yung way of ano going to the ano. So yun, doon lang siya natatricycle. Tapos mostly jeep talaga. Mm-hmm. Kasi Katipunan eh, kung Ateneo eh. So more on jeep yun. Hindi siya natataxi kasi at that time, pag high school ka, mahal pag nagtaxi ka. Mm-hmm. Pero mas jeep talaga yung pinaka. Jeep talaga. Tiga ba parang one time may Barda segment na pinag-uusapan namin ni AGT yung mga jeepney moments namin. Oo. Kasi nasakay talaga siya ng jeep. Nasakay siya ng tricycle. Ngayon yung mga bata, kasi halos yun din ang mode of transportation. Hindi lang mga bata, yung mga kababayan din natin. Kaya lang kasi, ang kalaban natin dyan, of course, yung traffic. Sobrang lala talaga ng traffic dito. Sobrang crowded na ng Manila. Kaya nga dati, halos nabanggit ko kay AGT na sabi ko, sana mas pagandahin pa or palawakin pa, pag-isipan pa yung pagtatayo ng negosyo or ng iba pang oportunidad sa mga probinsya para hindi na po lumuluwas ng Manila yung mga ilan nating kababayan na nasa province. Na akala nila ang buhay dito is ikakaangat ng buhay, may mga pinapalad pero may mga ilan na hindi talaga. Ang hirap po ng buhay dito sa Manila. Oo, yung mga napakataas ng cost of living talaga dito. Yung mga lumuluwas from province para makipagsapalaran dito. Mm.
Hindi namin kayo dinidiscourage. It's just that super dami na kasing competitor dito. Mm-hmm. Lalo na kung ang gusto nyo, like, mag-open kayo ng restaurant dito, super dami na. As in, super dami na. Mm-hmm. Kaya yung iba, pinipili na lang na, sige, sa province na lang. Kukuha sila ng inspiration from here sa Manila, and then they bring it sa Manila. Or they franchise kung anong wala sa province nila. Mm-hmm. Kasi mas papatok. Kasi if you open a restaurant here, dapat it should be something na super kakaiba also. Mm-hmm. Na something na people here in Manila don't see, na hindi pa nila nakita sa other restaurants din na napunta na nila dito. So dami na nag-open ng restaurants dito. Like, almost every month, maraming bagong restaurant. So, it's really hard to be, competitive here sa Manila. Pero, sa province kasi, it's really easy compared before. Regardless kung ano man yan. Actually, ang Cebu, halos parang Manila na eh. Regardless kung, like, tricycle yan, jeepney yan. Kaya, kahit naman na sa probinsya, may sari-sariling gimmick ang mga jeepney, mga businesses. Oo. Kasi nga, 'di ba? Ang business kasi hindi naman siya hindi siya stable. Siya yung hindi mo alam baka next month hindi ka napatok. May bagong mas patok sa iyo. Nakatapat mo. Pwedeng ganun, wala kang magawa. 'Di ba? So, ang hirap din i-stabilize ng business regardless kung jeep man 'yan, tricycle, taxi. Kasi ang kalaban naman ng taxi ngayon is Grab. Mm-hmm. Or ano pa ba? Joyride. Oh, Lala Move. Kasi may four-seaters ang Joyride. Kaya it's really hard kasi parang kailangan mag-keep up yung mga traditional. So pwede sigurong pwede nilang gawing gimmick since nakakabook from Grab. Pwedeng per company ng taxi mag-digitalize na. Pwedeng makabook ng taxi through phone or pwedeng magpadala ng package. Minsan yung problema ko rin sa taxi yung namimili ng passenger talaga. Actually, matagal naman ng problem yun here. Pero feeling ko nabawasan na. Ever since dumating yung mga Grab, kasi parang nagkaroon sila ng competitor. Yung amoy Yossi. Meron pong mga alak eh. Oo, di ba? Amoy Yossi, may alak. May mga ilang drivers na ganun. Tapos, yung papatungan pa. Ma'am, additional 200. Kasi malayo. Baka wala akong pasahero pabalik. Which is, minsan mas okay pa na magbigay na Tip na lang. Hindi, magbigay ka ng hindi siya nag-a-ask. Oo. Hindi, may mga mas masarap ganun, bigyan niya ganun. May mga ganun kasi, yung trying to take advantage. Although, hindi naman may wasan. Even with mga Grab din. Minsan may ganun. Minsan lalamu din. Depende. Depende talaga sa driver din. Hindi mo rin pwede masisi yung company kasi hindi naman din nila mahawakan lahat ng drivers. Like, yung iba, di ba, sarili nilang car yun. So, hindi mo sila pwedeng. Pwede mo sila tanggalin sa brand mo or sa company mo. Pero, they would apply to different company na same ng company mo. So, parang, ang hirap i-control ng mga drivers na pasaway talaga. Di ba, ang dami nyo ng cases na meron yung nagagahasa, mag-aantay lang ng pasaherong babae, ganyan. So, ang hirap i-control. Pero ngayon, medyo mas safe na kasi pag nag-book ka, pwede nang mag-send ng location sa friend mo o track mo ko ito yung vehicle ko, ito yung plate number ko. Hindi katulad dati, di ba nililista mo pa sana yung papel? Tapos itetext mo sa kakilala mo, ito yung plate number na sinakyan ko ngayon. Meron pa sa jeep. Pull the string to stop. Oo. Mga pa. Hindi, may isa ako nakita doon. Ungol ka kung bababa ka na. Ay, baka talagang ikot-ikot ka lang talaga. Hindi ka bababa. Uungol daw pag bababa. Tapos,
Nakita ko lang yun sa TikTok eh. Tapos may mga iba talagang pakulo, sigaw daw ng Darna kapag bababa. Ano? Hindi, meron talaga. Hindi ko lang alam kung anong video yung napanood ko. Iba-iba kasi pakulo talaga yan. Which is okay naman kasi ganun talaga business. Every business naman, pagkain man yan, corporate man yan, may sarili-sariling ano. Meron talaga. Pa. Alam mo ba na ang sarap din umupo sa tabi ng driver? Passenger princess ang atake. True. Kung hindi ka trinit ng jowa mo na umupo ka sa harap umupo ng ka sa harap jeep. Ng jeep. True. Ewan ko na lang, gawin ka talagang ikaw passenger princess. Ikaw doon. Oh, tsaka feel na feel mo yung hangin, tapos kitang-kita mo pa sa side mirror yung face lock mo. Ganon. Tapos meron dyan, sasakay ka. Kaya lang may senior na sasakay, kaya doon mo siya pauupuin sa tabi ng ano, ay sa malapit sa ano, para hindi na nahihirapan sila nanay. May ganun ding eksena. Tapos meron din yung, kasi dati, ang uwi ko po kasi is Marikina, kaya talagang nasasakyan ko yung patok. May mga ilan, Ngoneng, lipat ka na. Wala na akong pasahero, ikaw na lang, lipat ka na doon pare. So, yun na muna itong pasero ko. Ayan, nililipat ang person. Oo. Meron pa nga, di ba, minsan, pag kunyari may jowa-jowa yung driver, o, doon ka muna sa likod kasi siya nga ang passenger princess. Di ba nga? Meron din, naglalagay na sa gitna ng ano, ng aisle, ng ano, ng upuan. Kasi nga, sayang nga naman sa pasero. Kaya yung iba, naglalagay na doon. Kaya lang kasi hindi ko na alam, hindi na ako nakasakay ng jeep. Kasi feeling ko dalawa yung isisingil sa akin. True. Dalawa yung isisingil sa akin. So, nandun, may palabas si, ano, si Jeneline Mercado na napanood ko. Yung ano, may barker. Ay, oh. Sinisingil dyan, yung mag-isa lang, yung walang jowa, yung walang kasama. Ano sabi ni Jeneline Mercado? Oh, na ako na! Sasakay na ako! yung may mga hugot. Barker sa jeep. May mag-vlog ka nga, barker sa jeep, me. Hindi ko kaya. Bakit? Sige, kaya. Tap and chop, bow. Alam mo yung bow. Nahiya kasi akong sumigaw. Hindi kasi ako sumisigaw na person. Stop and shop, kubaw. Ganun. Kaya ko yan, pero pag isisigaw ko, hindi ko kaya. Kasi pag sumigaw ako, para kasi akong galit. Kaya hindi na nga ako sumigaw. Kaya mellow na lang yung voice ko. Monotone na lang siya. Pre-practice ko na monotone lang siya. Kahit naiinis na ako. Para monotone lang lahat. Alam mo, dati may jeep kami. I think 16 na jeep na bumabiyahe ng San Juan Cubao. Kasi taga San Juan kami. Tapos parang dati meron kaming garahe, tapos may nangangalaga doon sa mga jeep, sa mga driver, parang alam mo kaya ang baon ko dati ano eh, tigbe 20. Alam mo yung madaming 20 kasi galing sa boundary. So yun yung baon ko palagi. Kaya kung takay mga kaklase ko, bakit ang dami mong 20? Ang dami mong puro barya? Kasi galing po sa boundary ng jeep yung baon ko. Kaya alam nyo, naiintindihan ko po yung hirap din po ng mga jeepney driver. Yun nga po, kasi before, meron po kaming mga jeep na bumabiyahe po ng San Juan Cubao. Lola ko pa yon. Tapos napasa sa uncle ko, napasa sa airpods ko. Ayan. Kaya, laking ano din ako eh, yung garahe din namin sa bahay, kadalasan may mga jeep. Meron din kaming mga school bus noon. Yan, nakakatuwa talaga. Pagdadaan kami sa may Ermitaño, sa may San Juan, inaabangan lang namin minsan yung jeep namin. Tapos sasabay kami doon, pabahay na. Nakakatuwa talaga. Yung mga jeepney moments. Tapos, meron pa dyan yung magjojowa sa jeep. Diba? Meron pa dyan yung mga magjojowa sa jeep na sweet-sweetan moments. May mga kasabay ka na naglalandian sa harapan mo, tapos ikaw single. O, ba't naman nakikita ko naman ang auntie ko dyan sa screen? Ay, auntie. Auntie! Kala ko nga si Brian. Auntie, ikaw ba yan? Kasi why nakasalamin din si Brian eh. Nakasakay ka na Kalesa? Ah, oo. Sa vegan. Si auntie ako na nagpa-experience sa akin. Vegan. Kasi nga hindi ako pinapayagan dito. Kaya pag umuwi ako ng provinces,
mas dun ko ginagawa yung mga hindi ko nagagawa, like tricycle, sakay ng jeep, saka sa ibang bansa. Kasi pag dito sa Manila, hindi ko nagagawa yung mga, kahit gusto ko itry. Alam ko may shinier ako nun sa wall ko na ano eh, na nagpanggap siyang parang jeep na driver. Tsaka sa jeep daw, ang tigas ng steering wheel nila. Ang tigas daw talaga ng steering wheel. Siya true ba yun? Kasi hindi ko pa natry mag-drive ng jeep. Pero merong isa... Yun lang hindi ko pa natry kasi manual ata yun. Manual. Hindi ako marunong mag-manual. Kaya ko automatic lang. Never ako naturuan na ng manual. Kasi at that time, nung nag-aral na ako mag-drive. Ayan o. Ayan o. Nag-ano siya, nagpapanggap siya. Tawa. Natawa talaga ako. Konting usok. Tatlo yan. Santo. Primary ha? Pasabi. Agar malasing yan o. Oh, tapos magbabayad dyan. Tapos pampambayad mo, 100, magagalit yung jeepney driver. Kasi wala siya pambariya. Wala siya. Kaya nga ano eh, bariya lang sa umaga. Isa din sila, isa sila sa mga nagpauso ng bariya lang sa umaga. Ah, oo. Tapos sasabihin nila, shaman. Pero yung pwet mo, kalahati na lang yung nakaupo. Hindi, kasi yun din naman eh, kung how many yung passengers ng jeep, yun yung technically kita mo for that day. So, medyo intindihin natin bakit sinisiksik nila kasi hindi rin naman madali mag-drive, unang-una sa lahat. Tsaka, hindi siya parang MRT na mayat-maya, di ba? At tsaka ano siya, kahit may nagda-drive, pero hindi siya as hard as jeepney i-drive. Matigas nga ang steering wheel. Matigas talaga, tapos manual pa. Siyempre, wag nating kalimutan ang nahulog na ang sign ng robots. Pero ang gusto naming banggitin ay ang Twins Lampin Baby Diaper, ang lampin ng bayan for Megas of Hygienic Products. Available in open tape and baby pants. And like I said, mas preferred ko yung baby pants kasi mas easier. And ang maganda sa Twins Lampin Baby Diaper ay sobrang dami ng sizes. May triple X ata dyan, no? Ito double X? May triple X eh. Ayan. So may triple X. So para sa mga big babies natin. Ayan. Naghahanap. Hindi kasi lahat ng diaper brands gumagawa ng triple X. So Twins Lampin is one na gumagawa ng triple X. At the same time, local brand. So, let's love local. Ayan. Let's trust local brands of diapers by first Pinoy. Before trying others. Ayan. Unang-una, makakasave kayo compared sa mga imported products. At the same time, naka-promo pack lahat ng Twins Lampin kasi may plus one siyang diaper. At alam ng mga nanay at tatay gaano ka-importante ang diaper sa buhay ng kanilang anak. Ayan. At sa kanilang buhay din. Kasi ayaw natin nagkalat-kalat ang ihi dyan. Ano siya eh? Meron din siyang ano, para dry yung feels ng mga babies. Parang sa napkin, di ba? Parang sisters. May yung magaan feeling. Di ba? Parang pag kayo, naghahanap kayo ng, ano ba usually? Kunyari, bag. Siyempre. Pwede ba magbukas ng isa? Oo naman. Curious ako eh. Saan? Kahit alin dyan. Siguro yung ano, yung triple X. Kasi kahit try ako, po natin mga kasi kapatid. Kahit ako nagulat, yung dating brand kasi ni Grayson, hanggang double X lang. Ah, okay. Sobrang hirap maghanap ng triple XL. Ang triple XL, mga kapatid. Kasi hindi naman natin ma-determine yung... Ay, size. Ang galing nga. At ang may cute design siya, ha? Penguin. Oh, ah, okay. Ito yun. Super stretch. So, hindi... Ayaw nga. Tsaka alam mong pinakamalupit dyan, minsan ginagamit ko sa dogs ko yan. Sa mga corgi ko. Pwede. Kasi malalaki puwet ng corgi, di ba? Binubutasan ko na lang. Ito kasi pag mga kapatid, very stretchable din siya. Oo. So, kung medyo malaki yung mga anak ninyo. Malaki ang mga baby, ah. Oo. Nasa 20 kilos. Ayan, pasok pa. Minsan kahit na more than eh. Kasi
hindi naman nagbabari yung kilos dun sa ano ng legs. Kasi super stretch nga siya. Tsaka hindi mo ma-feel na pwede pa yata sa super demo na SM yan. No? Yan. Oh. Ito pala yon. May cute siya na penguin. Ang cute. Oo. Oh, oh. Pwede niyong i-try ito mga mami sa affordable. Affordable? Kaya today. Affordable. Affordable ito mga kapatid. Very affordable po ang Twins Lampin. Ayan. Sa mga kung kunyari, yung mga anak po ninyo, eh, makulit. Hindi ko pa kasi na-try magkabit na to. Ang nakabit ko pa lang yung pang old school na detape. Pero malay nyo, pag ako nagkaanak, syempre ito yung bibiling ko na. Mm-mm. Hindi, bibigyan na lang. Yan! Kaya mahal kita eh. Yan. Ayan. For ayan. The demo. Uy, alam nyo mga kapatid, gaya ng nasabi namin, meron tayong napaka-espesyal po na makakausap ngayon kung saan ibibida niya, yes, ibibida niya yung tatay niyang superhero. Ayan. Yeah. Superhero. At marami ng napagtapos ang mga jeepney drivers natin, ang mga anak natin na proud na. With honors pa. Oo, no? Nakaka-proud kasi pag sinasabi nila na nakapagtapos ako dahil sa hard work ng aking tatay, pagdadrive ng jeepney araw-araw. Grabe yun. Gising ng umaga, araw-araw. Oo, nakaka-proud lalo na kung ikaw yung tatay or yung nanay na nagdadrive ng jeep. Nakapagtapos mo yung anak mo galing sakita mo sa pagdadrive ng jeepney, di ba? Nakakatuwa. Kahit sa ibang ano, pagdadrive ng taxi, nakakatuwa kasi hindi, alam mo yun, ang daming other options para mas mapabilis yung kita. Pero hindi nila ginagawa kasi alam nilang, syempre yung iba hindi naman tama, hindi illegal. Diba? May iba, nagnanakaw na lang. Mm-hmm. Pero tama, sila tama. Dumaan sa, alam mo yun, organic way, tamang daan na... Hindi, okay lang kahit maliit. At least, tuloy-tuloy. Diba? Tsaka nakakatuwa kung paano nila ibabudget yung boundary nila. Ang hirap mag-budget, ha? Kasi kailangan, ang boundary mo, depende sa amo mo, eh. Sa operator mo. Kung sa operator mo, palagay mong nasa 1.5 ang boundary. Yung kung ano na lang yung matitira sa'yo, yun na lang yung iuwi mo sa pamilya mo. Ganun po yung sisters sa jeep. And also at sa taxi. Sa jeep, ano yan eh, binabase din yung bayad mo sa layo. Mm-mm. Kaya lang kasi may ibang jeepney drivers na abusado din. Minsan sisingiling ka ng ganito. Hindi naman pala yun yung tama. And minsan naman, unfair din sa jeepney drivers kasi hindi po nagbabayad talaga yung mga pasahero. Nakakaloka kayo. Hindi nagbabayad. Ay, isang beses ha, hindi ako nakapagbayad kasi aminado ako, nakalimutan kong magbayad. Mm-hmm. Tapos may isang beses naman, nagbayad na ako, tapos nagbayad ulit ako. Ba yan? Pero ano yun ha, hindi ko naman talaga sinasadya. Hindi lang talaga ako nakapagbayad nun. Tapos bumaba ako. Nakakaloka. Pero may mga oy, moments naman. Honest mistake yun, ha? Honest mistake talaga yun. Pag hindi, lalo pag nakabayad. Takot pa naman ako. Ay, yung bayad mo, hindi ka pa nagbabayad. Naku, natatakot ako sa guno. Nakakahiya yun. Mm-hmm. Pero may mga iba talaga, makakapal yung mukha, hindi talaga nagbabayad sa jeep. Ah, true. Makakapal ng mga mukha, ano mga ilan dyan. Dinugasan pa si Manong. True, lalo. Diba? Eto, tignan natin. Yung story po ni Miss Julie and ni Tatay Roseller na isang superhero. Hi, Miss Julie and Tatay Roseller. Magandang hapon po. Hello. Hello. Kaya natin today. Ah. Hello po. Hello po. Hi. Hello. Nasaan na sila? Saan ka? Hindi ko sila makita. Hindi ko sila makita, mga kapatid, sa likod. Si Tatay Ross na lang. Tatay Ross and si Ma'am Julie. Hello po. Hi. Hi. Magandang hapon po, Tatay Ross and Ma'am Julie. Welcome po sa Bardagulan Serye. Yes, thank you for watching us. Ayan.
Hi. Hi, Tatay. Good afternoon po. Tay. Oh, nasa iisang lugar lang ba sila or nasa work si Ma'am Julie? Hindi, nasa ano lang ako, Ma'am, sa bahay lang po. Ah, magkasama po kayo ni Tatay? Si Tatay po is nasa Cebu po. Ako nasa Cagayan de Oro po. Oy, medyo malayo-layo yun, madam, ha? Nagkahiwalay kami. Ah, okay. Pero siguro, Ma'am Julie, bago ko kayo, bago namin po kayo makamusta, kamustahin lang namin si Tatay Ross. Tatay Ross, ilang taon na po kayong bumabiyahe po ng jeep? Matagal na ho, ma'am. Mm-hmm. Ilang taon? Ano, truck driver po siya, ma'am. Private ko, ma'am, private. Ah, okay, truck driver. Ay, ang bongga. Gano'ng kalaki po yung truck na dinadrive nyo, kuya? Ano lang po, canter lang po. Ano po ano yung canter? Canter? Six-wheelers. Six-wheeler. Ay, ang laki nun, ah. Malaki na rin yun, Tay. Iisang truck lang po yung dinadrive nyo, Tay, or paiba-iba po? Ibang lugar. Ang lugar daw pa. Bye-bye, baho, ma'am. Hindi po, Tatay. Kumbaga yung sasakyan po, Tatay, ilan, yun lang po ba yung sasakyan ninyo or may mga iba pa po kayong dinadrive? Mayroon pa ho, ma'am. Yung by business, yung ano, service. Yung mga service pero yung po daw. Dinadala ko, canter. Yung six-wheelers. Mm. Ito po, Tatay, ay direct hire po ba kayo or meron po kayong agency po? Hindi, direct hiring po ako, ma'am. Company? Company kami, company. Okay. So, nasa halos magdadalawang dekada na po kayong chuper, Tatay? Oh. 15 years ko nag-drive, ma'am. Tapos, yung 18 years po ako naging helper. Ah, kumbaga na-promote, Tay. Opo, na-promote po ako pag-drive. Na-promote from helper to driver? Yes, ma'am. Oh, kamusta naman, Tatay, ang pagiging chuper ninyo? Mahirap. Opo, ma'am, mahirap. Ma'am, yung tulog niya po, ma'am. Kasi nag-deliver siya ng ano, mga tindahan po. So hindi ano, hindi fix yung tulog ni kuya, ni daddy. Tulog ni Chris, limit lang. Ah, okay. Pero Tatay, ano pa yung kalaban ninyo maliban sa, kasi nagtataka din ako, alam niyo Tatay, yung mga truck na bumabiyahe po galing ng probinsya, let's say Isabela, dadaan ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, yan, nakikita ko yung mga driver, hirap na hirap, tulog na, inaantok na, may mga pahinante, pero hindi mo naman, di ba? Ano yung maliban dun, Tatay, paano nyo nilalabanan yung antok ninyo? Yung antok daw pa. Pahinga sa ano? Pahinga sa ano, ma'am, sa tabi ng karsada. Kasi natatakot din yan sila, ma'am, ma-hold up, ma'am. Ma-hold up po. Ang kalaban is yung hold up. Yes, ma'am. Ma-hold up din yan sila, ma'am. Bakit, Tatay, ano pong meron sa hold up, Tay? Yung pera nila. Pera yung ng akala sa hold up, ma'am, may dala kaming pera. Ay, wala naman kaming dalang pera kasi delivery lang kami. Yun lang, napag-alahan kami na may pera. Ah, may isang beses po, Tatay. May isang beses po, Tatay, na na-hold up po kayo. Opo, opo. So may risk din pala talaga yun. Naano siya, ma'am, yung naano talaga siya sa baril. Ah. Mabuti na lang yung baril is hindi pumutok. Hindi pumutok sa amin. Hindi pumutok pero trinaiputok. Oh, yes, opo. Ma'am. Ay, ganun. No, tinablit na niya pero hindi na pumutok. Ah, ang tawag dun scam yun. Yung baril niya scam. Grabe naman na... Ano ba yung dala nyo nun, Tay? Noong una, dinadala namin ng ano, produkto, yung gatas. Opo. Tapos yung ano, mga sabon. Yung sabon na wings.
Marami silang dinadala, ma'am, mga produkto. Marami kami produkto. Dilata. Ano pa po tayo, yung dala nyo nun? Yung mga sardinas. Sabon. Kape. Kape. Yung ano. Mga yung mga hard na ano, yung mga pundador. Mga wine. Oh, wine. Saka wine. May pahinante po kayo, tatay? Mayroon po. Or ano naman po yung mga lugar na binabiyahin nyo po? Padulong kami ng ano, papunta kami ng Tandag, Surigao, ganyan. Mangagoy. Rinto. Maano lang sa Mindanao rin, ma'am. Sa part lang sa Mindanao. Pero ang lalayo. Agayan de Oro po siya, ma'am. Nakabase po kayo, tatay, sa Mindanao. So, halos buong Mindanao, binabiyahin niyo po. Ganun po ang nangyayari. Opo. Anong oras po kayo bumabiyahe, tay? Minsan, may madaling araw, alauna, para pagdating namin sa area, maaga na pag-open sa tindahan, ma-receive agad kami. Ma-receive yung staff. Okay. Yung kalaban nito, ma'am, yung tulog. Pagod. Tay, may isang beses po ba na maliban sa hold up, ano yung isa sa mga hindi mo makakalimutang nangyari sa inyo bilang isang tsuper? Highball to. Na hold up at saka yung na-disgrasya din yan siya, ma'am, siya. Yung na-highball ako, ma'am. Na-highball. Na ano po, tay? Yung napa-atras. Yung napa-atras. Na-highball ako po. Napa-atras. Napa-atras yung sasakyan ko kasi loaded. Sobrang bigat. Sobrang bigat. Sino po yung kasama niyo, tay? Ayong ano ko. Sa ngayon? Sa ngayon, ma'am. Sa ngayon. Opo. Yung anak ko rin. O di isama na natin yung anak mo dyan, tay, para hindi na siya ano. O nakakaloka, naka-split screen kayo. hindi yung may isa pang kasama si tatay eh. Oo, mas naririnig ko yung boses mo, ate, kaysa kay tatay eh. Sumama ka na sa frame para magkakasama kayo ng kapatid mo. Saan ka na ba? Family reunion pala. Ano daw? Yung anak ko rin ko sa tubo, ma'am. Tatay, tabi po siya kang papa po, ma'am. Tabi ka na lang dyan, sister. Ayan. Ipakita mo yung kagandahan mo. Patingin nga. Ay, nako. Pero, ma'am, kayo naman po, gaano po kayo ka-proud sa inyong tatay? Super, ma'am. Super blessed talaga ako sa papa ko. Kasi ano yan siya, ma'am? Mabait. Super mabait yan siya, ma'am. Hindi yan siya nung yung... Kahit na pinapagalitan sa amo niya, ano lang siya, ma'am, sabi niya, pag-uwi niya sa bahay, sabi lang niya sa amin, sige lang, okay lang, kasi malapit naman ako mag-retire. Ganyan lang siya, ma'am. Lahat tinatanggap niya, ma'am, ba? Kumbaga, kahit anong ibato mo sa kanya. Hindi po siya. Hindi. Mabait talaga siya, ma'am. Kahit ngayon, ma'am, is binayaran na siya, is kunti lang yung binayad sa kanya, ma'am, pero hindi ko kuha pa siya pabalik. Sabi ko sa kanya, ikaw, sabi niya, ayaw na niya talaga kasi mahirap talaga, ma'am. Ang kalaban nila is yung pagod at saka yung tulog. Yan yung kung super proud ako sa papa ko, kahit ganyan siya, kahit ganyan yung po yung work ng papa ko is pinaaral niya ako noon sa ano po, sa college doon sa Camiguin. Then ngayon is ano ako, ma'am Che, ma'am Sel, is nag-aaral din ako ngayon is bilang isang realty broker. Ay. O para si tatay mo, pwede nang literal chill-chill na lang sa bahay, di ba? Ay, sana nga, ma'am. Sana yun. Pagbiyayaan talaga ko ng Panginoon na maka-close deal ako ng malakihan. Sila naman talaga yung plano ko, natutulungan ko. Sabi ko sa sarili ko, if ever na bibigyan ako ng Panginoon ng
malaking ano yung transaction ko kumbaga sa amin, ma'am, ba, as a realtor. Sabi ko, if bibigyan talaga ako yung pamilya ko talaga, uunahin ko para maputa po yung negosyo na para sa kanila talaga. Na hindi na kami maghirap. Super mahirap talaga pag ano, wala kang every day ba, wala tayong kinukuha na ng business natin. Mm-hmm. Ilan po ba kayo magkakapatid, ma'am? Ano ako, ma'am, lima po kami, ma'am. Namatay na yung kuya ko at saka yung kuya ko ay may dalawang apo yan, si papa ko. Siya yung sa kanila yung lumaki. Sila yung nagpakain, paaral, kasi yung mama is umalis na yung mama kasi nag-asawa ulit. Kaya ako proud sa papa ko, super blessed kami sa papa ko. Mabait yan na tao. Si nanay po nasaan? Nandito po sa Cagayan, ma'am. Magkahiwalay sila. Kasi para yan silang mga aso at pusa. Si mama ko kasi, ano yan, matapang. Akala ko ba tatay, basta driver, sweet lover. Totoo ba yun? Kaya na. O tatay. Si papa ko yan, mabait yan. Minsan lang yan nagagalit pag ano na, yung sobra. Ah, ganoon naman talaga mga tatay eh. Mm-hmm. Silent but deadly pag nagalit. Ay nako. Napalo po ako. Ay nako tatay, I know the feels. I know the feels talaga. Yes. Yung mga tatay, silent yan but deadly eh. Pag pinauwi ka dyan, uuwi ka talaga eh. Iba ang tatay magalit. Iba ang tapang ng tatay versus sa nanay talaga. Yung nanay mo medyo Armalite pero wala. Armalite pero walang tama eh. Pag yung tatay mo bumaril, isang bala lang. Sure yun eh, matatamaan ka eh. Sure talaga, yung nanay mo Armalite pero tatay mo isang shoot lang. True. Sakit na agad eh. Tay! Tahimik. Tay, paano nyo naman po napapanatili yung pagdidisiplina sa mga anak nyo sa kabila ng trabaho po ninyo na halos araw-araw? Paano ang sistin nyo dati ni Mrs. Tatay? Tay! Paano to, ma'am? Palagi sa trabaho. Darasal din siya, ma'am, na sana okay lang kaming lahat. Opo. Okay lang sila. Tatay, kayo naman po eh, kahit pa paano, sana tayo lang yung kausap ni tatay. Ma'am, kayo naman po, lahat naman po kayo na pagtapos na po, no? Po, ma'am. Lahat tatay na pagtapos niyo po. Hindi, ma'am. Hindi po, ma'am. Nag-asawa po kami. Nag-asawa na po kami, ma'am. Kumbaga, nagbukod na po kami. Okay. Hindi niya napagtapos yung iba kong kapatid. Kasi nag-asawa ng maaga. So, parang ako, ano, ma'am, ako yung nag-pursigi ngayon na makapagtapos. Yung mga dalawang apo ni Papa nga pala, siya yung nag-ano. Yan yung goal ni Papa na mapagtapos yung dalawa niyang apo. Tay! Po? Pero kayo naman po, nagpalipat-lipat ba kayo ng amo? Hindi na, no? Sa loob ng 18 years? Wala na po, ma'am. Isa lang yung amo ko talaga. Wala namang, at least walang record si tatay na ano, tumatagal talaga. Buti tayo, wala kang work today. Oh, yes, ma'am. Wala akong work. Anong pinagkakabala niyo, tatay, pag nagda-drive kayo? May kukuha sa kanya, ma'am. Nag-apply yan siya. Nag-apply po dito sa Cebu kung mayroon. Ah, taga Cebu po kayo. Cebu? Hindi, Cagayan de Oro. Cagayan de Oro, pero nagbiyahe sa Cebu. Ah, okay. Doon yung work. Kapatid. Dito sa kanya ko, sana ko, sa Cebu. Saan ka dyan sa Cebu, kuya? Sa Mandawi. Mandawi City. Ayan. Kung saan? Traffic. Traffic. Traffic dyan, tatay.
O, parang Manila na kasi ang Cebu ngayon. Diba? Tatay, mag-ano ka naman, magbigay ka naman ng... Sa mga kapwa mo, truck driver, yes. Kahit yung mga kapwa mo driver, jeepney driver. May ma-advise ka ba sa kanila? Advice. Magbigay ka lang tatay ng mensahe po sa mga kapwa nyo truck drivers. Gusto po. Ko yung may nagko-coach kay tatay. May script ba dyan, tay? Mag-ingat sa biyahe. Tay, kaya today. Kaya yan, father. Nahihiya si tatay. Sabi ko sa mga driver, mag-ingat sila sa biyahe. Likayan yung mga disgrasya. Tutok lang sa manubila. Mm, tama. Magdasal. Pray din. Huwag ka... Huwag harurot ng harurot. Opo, lalo na truck po yung dala po ninyo, tatay. Hindi kasi may iba, pag nagde-deliver, gusto harurot na harurot para ma-deliver agad. Kaso, mas mabilis, mas pro naman sa disgrasya. Mm. Tatay, mag-ingat po kayo sa biyahe po ninyo, ha? Alam niyo po, tatay, sobrang proud po ang anak po ninyo sa inyo. Siguro, ma'am, kayo mas maganda mag-mensahe kayo sa tatay po ninyo bilang isang truck driver. Sino, ma'am, ako? Ay, ate, ako yung anak talaga ni tatay. Eh. Ako talaga. Ako talaga yung anak ni tatay. Eh. Sabi ko na nga ba ako talaga. Ano po, yung mensahe ko po sa papa ko is, thank you, papa, sa lahat ng sacrifices mo sa amin, yung maliliit pa kami until now, sa mga apo mo, at saka sa anak ko, sa akin. Thank you, papa. Proud na proud ako sa iyo kasi super bait mo talaga. Wala akong masabi na. Bless kami kasi ikaw yung naging papa namin kahit ganito lang tayo, at least nagtutulungan tayong lahat, pamilya. Salamat, papa! Oh! Ayun. Si tatay, alam nyo, alam mo, baka sa mukha niya, napakabuti ni tatay, napakabuti ng puso ni tatay. Baka sa mukha ni tatay. Bait yan sa mukha. Kahit inaaway yan ng kapitbahay, hindi yan nag-anong nag-iimik. Oo, parang... Tatay, paano pag may road rage? Paano kapag may nangaaway sa'yo sa kalsada? Paano mo pinapanatiling kalma yung sarili mo? Oo lang. Pasensya lang ho, ma'am. Kasi mahirap naman mangita ka ng away. Pasensyahan na lang. Pero dapat ganun talaga. Tama. Kasi yung iba dito, magkatitigan lang, ikakat ka. Mao. Pero pag pares kayo mainit ang ulo ninyo, diyan kayo mag-aaway. Kaya pasensya lang. Pero kayo, tatay, may nakaaway na kayo sa kalsada? Wala pa ho. Oy, kasi hindi iwasan ko kasi yung ano, gulo eh. Alam niyo yung gulo kasi kapag ganyan, lalo ka lang napeperwisyo eh. Hindi ka lang, hindi lang ikaw yung napeperwisyo. Hindi lang kayo yung napeperwisyo. Yung mga nasa likod niyo pang sasakyan. Nawiperwisyo din. Di ba tayo? Nagkukos din kayo ng traffic. Makatrapik ka kasi. Nakakaabala. Hindi lang kayo yung abala. Naabala din yung mga ibang bumabiyahe. Di ba tayo? Opo. Pero tatay, nakaka-proud ka kasi kahit papaano, naipagtapos po sa hirap ng buhay, naipagtapos po at nairaos po ang mga anak. Yes. Oh, tatay, minsan itapikin niyo yung balikat niyo, sabihin niyo, ang galing mo, good job ka, at lumaki na maayos, mabubuting tao po ang inyong mga anak, tatay. Yes. Diba? Sana tatay, kapag ako inagawin ng Cebu, makita ko ho kayo. Yes. Papa. Oo, para... May friend ka na. Oo, tatay. Tapos ikaw na rin maghatid sa amin papuntang Daan Bantayan. Yes, ma'am. 3 hours? 3 hours po ba biyahe? Yes, yan siya. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Nasa 3 hours. Kasi iniisip namin mag-Cebu next month. Sana walang makita masyado sa inyo. May ka lang dyan muna pa. Oo, kasi nga po tatay, gusto ko bumalik dyan next month sa Cebu. Sige, ma'am.
I-ano mo siya. Para ikaw mag-drive sa amin, tatay. Kasi ayoko ng driver na mainitin ang ulo eh. Diyan ba si Kuya Ron? True. Babayit yan, ma'am. Ayun. Tatay, ikaw naman tatay, ano ang maimemensahe mo sa mga anak mo? Mensahe pa sa mga anak ko. Mensahe ko sa akong mga anak, magpakabait ka mo. Ay, thank you, Papa. Di pag mainit ang ulo, iwasan yan. Love-love ka namin, Papa. At saka si Mama, kahit ganun yun. Thank you. Tatay, maraming salamat po. And Ma'am Julie, maraming salamat po sa pag-join sa amin. Yes, thank you. Malay niyo, pumunta rin kami ng Cagayan de Oro. Oo. Yes po. Oh, kasi si Nico yung ano, yung friend ko na may nagtayo ng restaurant. Ah, saan banda, Ma'am Che? Yung Freaking Burgers. Ah, Freaking Burgers? Ah, oo. Puntahan niyo yun, Ma'am. Freaking Burgers, tsaka yung ano yun, basta may yun. Ayan, bisitahin niyo yun, yung Freaking Burgers dyan sa Cagayan de Oro. Malalaking mga burgers yun. Wow. Gusto ko talaga pumunta ng Cagayan de Oro para doon and also syempre para mabisita yung lugar. Wow, napakaganda daw dyan sa Cagayan de Oro eh. Ay, maganda dito yung sa Claveria po, Ma'am. Maganda yung mga top spot na diyan na inano. Ano bang specialty sa ano sa Cagayan de Oro? Ano ito dito? Ano lang dito, Ma'am, is yung ben yung mga sa prutas po is yung pinya. Mm. Marami kasi, Ma'am. Mm. Sa Cebu kasi ang lechon eh, maliban sa lechon. Lechon! Favorite! Lechon queen. Lechon queen. Marami kasi dito, Ma'am, mabibili na pwede mong pang ano, yung ano yun, yung pang pamigay sa mga, ano, Ma'am ba, yung mga... Pasalubong po. Marami ano? Dito mabibili. Oh, yung pastel sa kamigin. Ay, pastel! Oo nga pala. Alam mo, gusto kong kumain ng marami niyan kasi mabigat siya talaga. Kaya nga, Ma'am Sel, pagpupunta ako diyan kang Serapi, bibigyan kita. Ay, naku, madam. Bibigyan mo kayo, super. Ayun. Idol ko si papa mo, Ma'am Sel, si Senator. Ay, salamat, madam, ha. May gusto ba kayong i-greet, super. Ma'am Julie? I-greet nyo na po. Mm-hmm. Hello, sir. Senator Rapi Tulfo. Idol, sana po mabigyan ka po ng malakas na katawan ng Panginoon natin at makatulong ka po sa amin na mahihirap na nangangailangan ng tulong po. Thank you, sir. Senator. Ayan. Yung mga kamarites mo dyan sa Cagayan de Oro, sa Cebu, yung mga kamarites mo, pamilya mo, ma'am, i-greet niyo po. Ay, yung mga kaibigan ko dito sa Cagayan de Oro at saka yung mga classmate ko pala sa Pilgrim College at saka yung mga doctors namin dyan, mga instructors, si Doc Wendy, Doc Pao, Jericho. At saka yung mga kaibigan ko pala dito sa Cagayan, sa Patag po, sa Evangelista. Hi, mga friendship. Ayun. Saka yung mga Ma'am. True. Yung mga Marites. Hello. Wala kayang contribution nila sa bansa nito. Tatay, kayo po, may gusto kayong i-greet? Papa, greet daw. Kisa yung mag-greet. Si Mama, i-greet. Layo ro mga. Okay na yung Mama. Ayun. Thank you, Tatay Ross and Ma'am Julie. Thank you po. Maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayun. Si Ate Julie and si Tatay Ross. Napakasipag na mga chuper. Marami pa po tayong mga makakasama sa show. Hindi lang po si Tatay Ross na isang truck driver. Pero syempre, gayon din ang ating... Kanina pa kami tawa ng tawa, hindi ko nga alam kung bakit napakasaya natin. Ay, Diyos ko, nakakabahan ako. May mga basher kasi, natotoo ako. Ay,
Yung mga basher, oo oh, naman, talagang tawanan lang natin ng mga basher. Wala man silang magawa sa life nila. Boring ang buhay ng mga basher. Anyway, mga kapatid, maraming salamat sa mga riders, sa mga drivers, sa mga chuper natin na laging nanonood ng Wanted sa Radyo hanggang Bardagulan Serye. Maraming salamat po mga nanay at tatay. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Siyempre, ang Robust Extreme at ang Robust Dietary Supplement ay available po sa leading drugstores nationwide. At siyempre, huwag mong kalimutan, i-download ang Fortune Pay. Saan ka pa? Fortune Pay na. Ayan. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bardagulan Serye.